cost up there for. Verse 16 hanggang 32, medyo may kahabaan po ito. At kung nakita po natin, nais kong basahin sa very English, sabi niya rito, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Who being past, feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness, but ye have not so learned in Christ. 21. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may be ministered grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Once again, Father God, here's thy word. Napatuloy naming nababasa at patuloy din nilalatag sa bawat kalagitnaan paulit-ulit. At paulit-ulit din po, Lord God, na binibigyan mo ng mga panibagong kahulugan at kaunawaan sa bawat isa sa amin, sa mga anyo ng pangangaral at pagtuturo, na siyang ipinagkakalob mo sa bawat bahagi ng iyong katawan. At batid po namin sa tuwi na kapag ito ay nailalatag sa bawat bahagi ng iyong katawan ay isang malaking pakinabang. Isang malaking paglago, Panginoon. At nagkakaroon ng panibago. Palatandaan, Panginoon, ng pagbabago sa bawat isa sa amin ay makitanan sa bawat buhay namin. Yamang ginagamit mo ang limang kaloob nito na bahagi sa mga itinalaga mo, Panginoon, upang maging daluyan, Panginoon, ng ministeryo ng kasakdalan at pagsasakdal sa iyong mga piniling nobyo, Diyos. Ay bahagi sila, Panginoon, na mga instrumento upang sila'y maging channel of blessings and perfection, Lord, for the whole body that fitly joined together, Lord, sa iyong salita at sa mensahe na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Here we are again, once again, Lord, I commit this audience, a group of believers, Lord, that you have predestined, Lord, for us, Lord, to sit and to listen and to see your word and to understand, O God. We thank thee, O Lord, yes, that you are predestinated, Lord, amen, to be your believers, Lord, of thy word.
Thank you so much, Lord, for everything that you have done. It's so amazing, Lord. It's so amazing. We thank you so much, Lord, sa mga bagay na pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Simpleng bagay, ngunit ito'y kamangha-mangha sa bawat isa sa amin. Salamat po at patuloy mong kalingain ang mga kapatid namin wala sa amin ngayon. Tulutan mo po, Panginoon, ang Santong Espiritu, O Diyos, sa mag-ingat ano ba ng kanilang ginagawa. At nubayan mo po sila. At God, sa sandaling ito, nais po namin nga ipagkatiwalang gawain namin. Sa iyong pangalan, sa iyong presensya, sa ilalim, Panginoon, ng pangunguna ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. We commit it all under your name, that in the name of the Lord Jesus Christ, we give you all the honor and glory. Amen and amen. Maari na po, mga kapo. The Lord continue to bless and deliver. At kapag sinabi ko, every believer, hindi po tayo labas doon. Sa halip, tayo ay kasama sa pagkatalaga, paglalagay ng ating Panginoon. I'm hoping na mga kapatid po natin na on the way ay ang Panginoon Diyos ang siyang patuloy na mag-ingat. At gumabay sa bawat isa sa kanila naman ang kanilang gawain. Patubayan sila ng ating Panginoon. I am so blessed sa mga hinawit ninyo at napakaganda ng mga awitin. Mamaya pagkatapos naman ng ating gawain, as we tawagin yung three sisters na sila naman ang umawit mamaya right after ng ating gawain. It's a great blessings yung din sa mga inawit ninyo, mga young people kanina. I'm so blessed. Dahil at ang mga awitin ninyo ay bahagi sa mensahe sa umagang ito. At labis akong pinagpapala pag narinig ko mga awitin na inandaan ninyo sa ating Panginoon. At gusto ko naman sila maging bahagi sa YouTube natin. Amen. So salamat sa Diyos sa lahat ng inyong mga effort. At alam ko na ito ay hindi niyo ginagawa sa tao, kundi ito ay ginaganap ninyo paghahanda para sa ating Panginoon. Kung hindi sa ating Panginoon, hindi kayo magpupuyat. Hindi niyo paglalaanan ng panahon at oras ang gawain mga ito at mga handog papuri awitin sa ating Panginoon. It's a part of God's gift na kanyang ibinigay sa inyo. So, we need to use the gift that God given to every believer. So we ought to use all this gift na ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa inyo. At nais ng Panginoon, sa bawat bahagi ito ay God will use you as a channel of blessings to for the entire body of the Lord Jesus Christ. So sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay it's for your sake. Kapag sinabing for your sake, you believer, right? God will pertain you this word to you. Hindi niya ipatutungkulan ito kanino man. Lahat sa inyo pinatungkulan ng ating Panginoon ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangungusap sa bawat isa sa atin. Dahil alam niya, sa tuwing ipagkakalob niya ang kanyang pangungusap at kanyang salita, may makikinabang at may patutunguhan. Right? Yes. Dahil hindi niya ilalagay ang kanyang salita. Sinabi niya sa kanyang salita na walang pakinabang. Hindi babalik sa kanya na void. Yes. Right? Amen. Ang mga bagay na pangungusap na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ay tinalaga ng ating Panginoon. As we continue to our topic, to our series, the five spiritual gifts that predestinated. Kanina habang umaawit kayo, gumagana yung aking kaisipan sa mensahe. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito ako. Eksakto mga awit na ito, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga kaloob na ibinibigay mo. It's a perfect blending through the songs that you sing, right? And through the message that na ating itatakal ngayon ay talagang it's a perfect combination na na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ng ating napag-aralan nung nakaraang linggo, hindi bagat
natunghayan natin ang salitangan. The five spiritual gifts which God tenated. Ang bawat isa sa kanila ay inilagay ng ating Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang kalalagayan na kung saan hindi nila i-compromise ang word. The five spiritual gifts will never compromise. Right? The word and the message. Bakit kasi sila ang itinakda, itinalaga, pinili ng ating Panginoon? Dahil sa kaisipan ng ating Panginoon, ang lahat ng mga itinalaga ng ating Panginoon, dumaan ito sa isang paglilinis. Right? Dumaan ito sa isang tapat na katatayuan. Dumaan ito sa isang tapat na kalalagayan. Dahil ang nagtalaga sa kanila ay matapat. So kinakailangan silang maging matapat. So gagamitin ko uli yung word na compromise o yung compromiser. Kung ang five spiritual gifts na ito, which is God predestinated, the five spiritual gifts that's predestinated, sila'y tatayo ng matibay. Tatayo ng may katapatan. Right? Pangahawakan nilang matibay. Ang salita ng Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon. So, as I've mentioned to you a while ago, they are not a compromiser. So, if the five spiritual gifts that's predestinated, if they are not a compromiser, they will teach and they will preach also the word na compromiser sa katawan ng ating Panginoon. Right? Yamang sa verse 16, sabi niya, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. Amen? According to the effectual working in the measure of every part. Sino ba ang gumawa? Sino ba ang kumikilos? Sino ba ang nagtatrabaho? Yung nagtalaga. Right? Sino ba ang nagtalaga sa limang kaloob na itinalaga ng ating Panginoon para sa katawan? Yung buong katawan ng ating Panginoon. Kapag sinabi buong katawan, ini-address ko ito sa inyo as a believer. As a bride of the Lord Jesus Christ. Nag-address sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sino yung nagtrabaho? Yung nagtalaga. Kapag siya ang nagtalaga ng lahat ng mga bagay na ito sa buong katawan, you are perfect. Sa tingin ng tao, sa walang kaunawaan, sa walang understanding, you are not perfect. But to the eyes of the Lord Jesus Christ, who is the one who predestined you? Siya ang isang tunay na sakdal na tumitingin sa iyo na kayo rin ay isang sakdal. Right? Dahil kayo ay sasakdalin. Amen? Sasakdalin kayo ng ating Panginoon. At ang kanyang gagamitin ng mga limang kaloob, right? They're also perfect. God will never use, right? A people, a minister, a servant, upang magministeryo ng kasakdalan kung hindi sila sasakdalin. Right? So kinakailangan silang sakdalin in order to be a channel of a message of perfection. Right? Para sa sasakdalin din naman. Sino sasakdalin? Tayo. Bilang mga itinalaga din ng ating Panginoon. So, gaya namin suko sa inyo, kung sila, itong mga five spiritual gifts na to, which is the fivefold ministry, in Ephesians chapter 4, verse 11, pinag-usapan natin noong nakaraan, kung sila ay itinakda at itinalaga ng ating Panginoon, right? Upang sila ang maging channel sa bawat isa sa atin, upang sakdalin ang buong katawan ng ating Panginoon, sila man ay sakdal na sa kaisipan ng ating Panginoon sa pagtatalaga at sa paunang kaalaman, which is God foreknowledge, God foresee. Nakita na niya ang lahat ng may kaloob na to, nakita na niya ang kanilang gawain, nakita na niya ang lahat ng kanilang kaloob, nakita na niya ang lahat ng kanilang posisyon, nakita na niya ang kanilang mga lakad, nakita na niya ang kanilang mga tayo.
Right? Why? Because they are predestinated. Yes. Amen. At doon, sa salitang predestinated, nakita ng Diyos na ang salita, which is the seed, which is the song that they sing a while ago, it is because God will put the seed in their heart. Yes. Amen. Naroon na yung binhi, yung salita ng ating Panginoon, naroon na sa kanilang mga puso. Amen. Glory. Glory to Jesus. So napakainam at napakaganda ang lahat ng mga bagay na to kung ang limang kaloob na to ay mangangaral at tatayo, mga hawakan sa salita ng ating Panginoon na hindi ikokompromiso. Kasi yung salitang compromiser, ang kahulugan niya na yun na to, makikita natin na mga kahulugan niyan sa wikang Tagalog, kaya yung pagkakasunduan. Maganda yung salitang pagkakasunduan kung ito ay nasa tamang kasunduan. Pero hindi mo dapat ilalagay ang salita at ang kalooban ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa maling kasunduan. Anong halimbawa na pwede natin ilagay sa maling kasunduan? Let's say, sabi natin kapatid kanina sa kanyang testimony, napakaganda, hindi nila pwedeng i-compromise ang gawain sa ating Panginoon sa araw ng Linggo. Right? Ipapakita ang tayo ng isang tunay na nananindigan at nananampalataya do sa tingin ng mga unbeliever, right? Para bagang hindi patas sa mga bagay kapag hindi mo mapagbigyan. Dahil hindi nila maunawaan, right? Wala silang mind, katulad ng mind mo, right? Na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, it's a different mind, it's a different act, it's a different word, it's a, yes, different word na ating kalalagayan, right? Na ating kinatatayuan, hindi nila maunawaan. Pero kung ito'y pangusap, sa katulad mong mananampalataya, maunawaan nila ang pangungusap at ang salita na ating pinanghahawakan. Right? Most of the time, na ilalagay sa maling kasunduan. Kapag sinabing maling kasunduan, na ikukumpromiso, na ikukompromise ang kalooban ng ating Panginoon sa maling kasunduan. Kapag ginamit sa maling kasunduan, it's a wrong compromise. Nagro-wrong compromise ang salita, ang kalooban ng ating Panginoon. Kasi yung salitang compromise, ibig sabihin kasunduan. Kompromiso. Right? So, inilalagay natin sa maling kasunduan ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya, marami sa ating sa panahon ngayon, kapag isipan lamang nila na gumawa at umaten ng gawain, doon lamang. Pero kung talagang ang salita, kung nanamnamin natin, iisipin natin ang awit kanina, kung ang binhi ay talagang nakatalaga, inilagay na sa puso mo, pangangalagaan mo yun. Right? Pangahawakan mo yun. Iingatan mo yun. It's a big value sa bawat buhay ng isang mananampalataya yan. Mahalaga yan. Iniingatan yan. At kapag nasa iyo ang binhi ito, ang salita ng ating Panginoon, lagi mo uunahin ang kanyang kalooban. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen. Right? Misan, marami sa mga mananampalataya na ikukompromise ang araw ng gawain. Ang araw ng Sunday. Right? Misan, kapag may mga family gathering, may mga family reunions, yan ang ginagamit lagi ng kaaway. Right? Tandaan natin, we need to be wise. Kinakailangan natin maging matalino. Be wise and be ready. It is because the devil also is like a roaring lion. Right? Katulad din sa isang lion na umuungal, naghahanap ng butas. Right? Maaring gamitin niya mga unbeliever, na mga kapamilya, upang sabihin sa mga bagay na ito, napaka-kitchen ninyo, hindi kayo nakikitin. But they need to understand what is your situation, what is your stand, what is your belief, what is your faith in the Lord. Amen. Right? Ikaw, abot mo kanilang kaunawaan, pero hindi nila abot ang kayong kaunawaan. Right? Kaya ito, kung bigyan ng example, ako, pwede ako sumayaw sa tugtog nila. Pero pagdating sa tugtog ko, baka hindi sila makasayaw. Did you get my point? It is only a matter of understanding. And balancing. Right? Ikaw kaya mong i-balance, pero sila hindi. But you need to insist that you are a believer. Ipakita mo na ikaw ay isang believer.
Nagkataon ito ang ating mensahe. Hindi ibig sabihin, ako'y nananagasa. No, this is the message. Yeah. I am your pastor in the church. Yeah. I need to tell this. Yeah. At kailangan kong ipangaral. Kailangan kong ituro ang lahat ng mga bagay na to. Kasi kung hindi ko ituturo, pananambutan ko yan sa Diyos. Baka minsan isang pagkakataon, baka sabihin ng isang tao, bakit hindi mo pinangaral sa amin to? Bakit nangyari sa amin ang mga bagay na to? So I need to tell this. I need to teach this. I am your pastor. I'm obligated to teach and to preach all this word. Kailangan nating makita at kailangan nating mapatunayan ang lahat ng mga bagay na ito. Dumarating sa point ang buhay ng isang tao nakakalimot. Likas sa tao ang magiging makalimot. Likas sa tao yan. Kaya nga, inilalagay tayo ng ating Panginoon sa isang pagbibigay laya, which is the captive free. Yung inawit ninyo kanina. Yung pagiging bilanggo natin sa una, kapag dumating sa atin ang susi, right? Ikaw na nasa bilanggo, hawak-hawak ng isang susi, yung jail warden. Alam mo yung jail warden? Siya ang may hawak ng susi yan. At kapag alam mo siya ang jail warden, si ikaw ang nasa loob ng kulungan, makikita mo hawak-hawak yung susi, hawak pa lang man yung susi, nagre-rejoice ka na. Right? Nagre-rejoice ka na, may katuwaan ka na, may kagalakan ka na. Ikaw ay nagbibigay, nag-express na ng kagalakan. Bakit? Dahil alam mong palalabasin ka. Right? Palalayain ka. Nakikita mo pala yung susi dahil alam mong siya ang may hawak na susi. How much more kapag ipinasok ang susi doon sa kandado at alisin ang kandado at buksan ang gate at ikaw ay palabasin. Hindi bagat kagalakan. Para sa iyo ang maramdaman ang lahat ng mga bagay na ito. Yaan ang kahulugan ng salitang liberty. Freedom. Captive free. Palalayain ka ng ating Panginoon. So, how much more? Which is the five spiritual gifts na ibinigay. Right? Na ipinagkaloob ng Diyos, they are predestinated. Itinalaga sila ng ating Panginoon upang sila ang gagamitin ng Diyos as a channel para sa bawat isa na bilanggo, right? Sa sistema ng sanlibutan, sa sistema ng mundong ito, sa sistema ng organisasyon ng tao, sa sistema ng ideya ng tao, ikaw ay palalayain ng Diyos at gagamitin niya ang limang instrumento ito to set you free. Amen. Right? Palayain at makaramdam at maranasan natin ang tunay na liberty. Amen. Are you happy with that? Amen. Hallelujah. At habang narinig natin ang mensahe ng kalayaan, hindi bagat ikaw ay may kagalakan. Right? Dapat ang sigaw na umaling ang ungaw ngayon, yamang ikaw ay dilabas ng Panginoon sa Laodicea. Ang sigaw, dapat ipabot sa Laodicea. Ngunit tandaan natin, kapag ang Laodicea, kapag inilabas ka na ng Panginoon sa Laodicea, ano man ang sigaw ang gawin mo diyan? Kung wala ng binhi sa loob ng Laodicea, hindi ka pakikinggan. Yes. Dahil mananatili ang sigaw ng panahon ng Laodicea. Ano ba ang sigaw ng Laodicea? It's all unbelief. Right? It's all unholiness life. Ang pagiging miserable. See? Ang pagiging init ng sanglibutan ito. Nabanggit natin na karan, ano? Nagungunang politika. Politics. Napaka-tunog ng politika. Tapos na ang politika, pero nandiyan pa rin. Meron pa rin silang feedback, meron pa rin silang pasundot, right? Sinusundot pa rin, tapos na ang politics. Sinusundot pa rin. Dapat labas na tayo dyan, wala na tayo dyan, inalis na tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo bahagi diyan. Nung inilabas na ng Diyos, bahagi na tayo sa kanyang salita. Wala na tayo sa sistema ng sanglibutan. Right? Hallelujah! Glory to Jesus. Hindi dapat na ikukompromise ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng mensahe, be ye influenced, but be not influenced to this Laodicea. What is Laodicea? To this world. System of the world. Ang sistema ng mundong ito. But there's a lot of Christians na hindi makaalis-alis. Right? Pag alis dito, may pilit pang hinahatak. Look at the wipe of Lot. Right? Yes. Nung tawagin sila ng ating Panginoon, ilabas sa Sodom at Gomorrah. Right? Amen. Ilabas sila sa sistema.
na kanilang kinalalagyan na hindi dapat ang kanilang pamumuhay, hindi dapat manatili doon. But because they are loved by God, sila'y mahal ng ating Panginoon. Ano ginawa ng Diyos? Inilabas sila ng Diyos. Amen. Pero sa kanilang paglabas, right, naroon pa rin ang asawa ni Lot. Hindi niya maiwanan. Kumbaga, yung paglabas niya, sa pilitan na lang. Para bang napilitan na lang. Kasi lopas niya asawa ko, at yung mga anak ko, wala na akong magagawa. Pero kung tutusin, gusto kong bumalik. Walang mindset ang isang believer na babalikan ang sanglibutan. Once we are called, once you are predestinated, right? You're always called and always predestinated to be a bride and a genuine believer of His Word. Kapag ikaw predestinated, natatayot mong hawakan sa Kanyang salita, panghawakan mo ng matibay. Panghawakan mo ng kamay katapatan. Ang salita at ang katatayuan mo sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Right? Walang nobya, walang believer na compromiser. Right? Ang dalangin ko, kung sino man ang mga believer na nasa beaches ngayon sa araw ng Linggo, sa resort sa araw ng Linggo, palalahanan nawa sila natin, Panginoon. Marami. Makikita mo ha, maging sa Facebook kumakalat, araw ng Linggo, araw ng gawain, nasa mga beaches sa resort sila. Minsan, may pagkakataon, if you are a real believer, at kung sakaling ikaw ay makalimot, makagawa ng mga bagay na iyon. Ang masakit, baka pagpaalalahanan tayo natin, Panginoon, masakit. Masasaktan tayo. Iiyak tayo. Right? Dahil masakit ang matuto. Right? Sa isang pamamaraan, sa isang paraan na kung saan upang tayo ay turuan. Pero madalas, gaya na sabi ko sa inyo kanina, likas sa tao makakalimot. After na makalimot for a while, hayang na naman. Nakalimutan na naman ang gawain sa ating Panginoon. Right? Kinakailangan pa bang maulit ang mga trahedya? Kinakailangan pa bang maulit ang mga bagay na masakit? Right? Kinakailangan pa bang maramdaman ang mga bagay na naramdaman natin na hindi maganda sa iyong pakiramdam? But if we are a believer, matututo tayo. Dalang believer, natututo yan. Dahil handa siyang magpaturo. Amen. Did you follow me now? Amen. Hallelujah. May masaktan sa akin, being your pastor, that's up to you. But it's my duty. And it's my obligation. Right? To tell this. To preach this. To teach this. Right. Kailangan ko sabihin ang lahat ng mga bagay na to. Yes. Right? Out of fellowship, wala sa araw ng gawain. Wala sa araw ng Sunday. Kung ikaw ay naroon sa araw ng mga gathering ng mga believer, it's a big shame for the so-called believer. Right? It's a big shame. It's a big shame. Not only to this church, dahil ito'y nasa YouTube. Marami makakarinig yan. All over the world. Yan ay all over the world. Buong mundo pwede marinig yan. Basta't gusto pakinggan. At kapag narinig nila ang mga bagay na ito, that's up to them. At kung sila tinamaan, dapat matuto sila. Right? Did you get me now? Hallelujah. Maging sa aking mga anak, sabi ko lahat ng mga bagay na ito. Huwag na huwag ninyong ilagay ang gawain sa Panginoon. Iko-compromise yan. Unahin ninyo ang Panginoon. Lagi kayo pumaroon sa gawain. It's a big shame. Kung sa ating mga anak man, kung sa araw ng Sunday, naroon sila sa resort, naroon sila sa beach, it's a big shame for them. Right? Maraming sabi ng mga tao, anak ni Pastor Arnold dito ah. See? Hindi ko kahihiyan yon. Kahihiyan nila yon. Dahil alam ng mga anak ko kung anong itinuro ko. Yes. Alam ng mga anak ko kung ano ang mga ipinangaral ko. Did you get me now? Yes. Hallelujah! Pero, sa tingin ng iba, nagkaroon ako ng wrong testimony through them. Did you get my point? Hindi nila nailakad ng tama ang aking pangangaral, ang aking pagtuturo. Right? But in my part, I know whom I have to live. I know whom I have preached and teach. Right? Alam ko ang lahat ng mga bagay na yun. Did you get my point? So, napunta tayo sa word na compromise kasi hindi ko talaga na-erot ito nung nakarang Sunday, talagang patapos na tayo. Ngayon ko talaga dadaanan ang word na compromising.
Sa ngayon, marami rin ang mga ministro na ipinukumpormiso ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Right? Dahil marami sa mga ministro sa ating panahon ngayon, mapanggamit. Ang medyo may kabigat ang salita ito, ha? Medyo may kabigat ang salita. Ay nung nakaraang araw, sabi ni Pastor Elgin, ipost ko nga pwede ni Pastor sa group ng mga ministers ito to. Nasa site. If you are needed to post, that's up to you. So, ipinost niya ata mga bagay na yun. Nagantay ako ng mga feedback at mga comments. I'm willing, I'm ready and prepared upang sagutin. Dahil hindi ko pwedeng ihingi ng apologize what I preach if this is the word and if it is the message. Right? If I did wrong, if I teach wrong, then it's my duty to ask and apologize. At humingi ng pasensya sa mga tao na matatamaan sa mensahe. But as long as I know whom I have preached and teach, right? Hindi nila mantay sa akin. Yeah. Right? Na humingi ng apology. Yeah. Right? Misan, ang tingin ng mga iba, oh, may mga magagaling sila magaluhin. Pero mga unbeliever, my God, wala ka na ba nakikitang may mga talento at may mga kaloob ng mga believer? Sana maging matalas ang kaisipan sa umagang ito at huwag tayo magkaroon ng maging malisya sa kaisipan since we have the mind of Christ. Amen. Amen. Yeah. Kinakailangan umiral sa atin. Right? Ang purong salita, ang purong mensahe ng ating Panginoon. Baka si Pastor Baya parang pinatutungkulan. Alam ba ninyo, every time na may pangangaral, every time na may pagtuturo, hindi ako naniniwala na kapag may pangangaral, pagtuturo, walang pinatutungkulan. Mayroon at mayroon! Pinatutungkulan ang mensahe ng Diyos! Hindi ako naniniwala na may mga mensahero at pagkatapos walang mga nakaupong makikinig. No way! Ahalin mo ang mensahe kung wala man nakaupong mga believers na nakikinig. The reason why God prepare all these five spiritual gifts that's predestinated. Amen? Amen. Para sa mga believers na katulad mo. Dahil nakita niya handa ka ng tumanggap. Handa ka ng makinig. Handa ka ng maupo. Handa ka ng sumiyasap. Handa ka ng sumaliksik sa kanyang salita. God show you that you are already prepared. Then God called the five spiritual gifts that predestinated on the scene. Nasa atin na ngayon sa eksena. Ang mga five spiritual gifts na ito na binigay ng Diyos. Kaya hindi pwedeng kapag ipinapangaral, kapag itinuturo ang mensaheng ito, sa akin naman, meron at meron pinatutungkulan ito. May naka-address sa mensaheng ito sa mga mananampalataya. Right? Aalin nila ang pangaral kung walang patutungkulan yan. Right? Do you believe that? Do you know that? Sabi ko sa inyo kanina, walang kabuluhan ang mensaheng ito. Walang kabuluhan ito. Kung walang mga believers. But because of the believers, inilagay ng Panginoon sa eksena ang five spiritual gifts that's predestinated. Amen. Thank you, Lord. Inilagay niya para sa inyo. Ibinigay niya para sa inyo. So sa tuwing mga ngaral yan, sa tuwing magtuturo ang mga yan, yan ay patungkol sa bawat isa sa atin. It is not about the world. Because the world will reject this message. The world will reject this word. Kapag sinabing word, the unadulterated word. Right? Hindi perverted. Maraming tatangkilik sa perverted word sa pamagitan ng men's idea, men's teachings, right? But God give us a word that there is no private interpretation. Right? Hallelujah! God prepared this word for you. Hallelujah! If the Lord leads the holy men, the holy people, the holy prophets, the holy ministers to wrote this word, God also lead the believer to believe
this word Amen. That was written by the man that they are led by the Holy Spirit of God. Hallelujah! If they are led by the Holy Spirit, then you will be led also. Yes. Be led also by the Holy Spirit of God. Pagugunahan ka, iingatan ka ng ating Panginoon. So, if the five spiritual gifts that's predestinated, if they are not a compromiser, you are not also a compromiser. Thank you, Lord. How many believe that? You are not also a compromiser. Yes, amen. Dahil hindi ituturo sa inyo ang pagiging compromiser. Right. Hindi nga sila compromiser tapos tuturo kayo maging compromiser. Uh-huh. Right? Hindi. Ibibigay sa inyo ang mensahe sa bawat mananampalataya na hindi magiging compromiser. Right? At ang mga mananampalataya na itinalaga din naman ng ating Panginoon, sila ang kikilala sa mga five spiritual gifts that's predestinated, which is the fivefold ministry. Right? The predestinated believer, the predestinated bride, they will respect. Not just only to respect, but they will give a double respect. Yes. For these five spiritual gifts that predestinated, ibibigay ang mataas na respeto at paggalang. Why? Because they are sent by God. Yes. Hindi bagat isa sa mga kwalifikasyon nila, sila'y sugo ng Panginoon. They are sent by God. One of the qualifications is to, they are sent by God. Amen. 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 Isa sa mga kwalifikasyon nila yun na ibinigay ng ating Panginoon at yun ang napag-aralan natin noong nakaraan. Right? Lahat ng kwalifikasyon ay ipinakita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, mga believer ngayon, hindi tatayong compromiser, tatayong matibay, tatayong matatag. Right? Pangahawakan ang salita at ang mensahe ng ating Panginoon. Kung may nangyayari man dito sa grupo ng mga mananampalataya, just think of it, hindi maalis ang pagiging tatlong grupo ng bawat grupo. Right? Ng mga mananampalataya. Meron tinatawag na unbeliever, meron tinatawag na make believer, at meron tinatawag na true believer. Right? Hindi lahat magiging believer. Kahit na gano'n pa, kakunti bilang natin, meron at meron lalabas dyan. Right? Na mga testimony. Right? Ano ba yung testimony? That is the outward sign. Panglabas na tanda, makikita mo sa kanila through their own testimony. May papakita, may lalathala, may express ang lahat ng mga bagay na yon. Kasi isa sa mga kalugar ng salitang testimony is an outward sign. Hindi lamang yung tatayo na bibigyan na magtitake ng oath, na magsasalita ng tama at tama lamang kanyang sasabihin. Kung kukuli mo pang kaulugan ng salitang testimony, that is also an outward sign. May papakita, kasi yung patotoo, it is also a testimony sa bawat buhay natin. Kung ikaw ay nag-claim na isang mananampalataya, kapag yung sinampalatayan mo ay tama, yung sinampalatayan mo naman ngayon ay mag-express sa panlabas at ito magiging tanda. Yung panlabas ngayon ang makikita sa atin sa pamagitan ng tanda na na-express sa pamagitan ng sarili nating patotoo. Did you get my point now? Hallelujah! So, yun ang ibibigay ng ating Panginoon ng lahat ng mga kaloob na ito ay napakalaga na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng mga katangian at kaloob at kakayanan at talento na ibinigay ng ating Panginoon, kakasihan niyan ng Santong Espiritu sa mga mananampalataya. Right? Meron yung mga kalaman na natutunan lamang. Meron yung mga kalaman na napag-aaralan lamang. Right? Meron yung mga kalaman na nabibigyan ka ng talento. Pero iba yung talento at kaloob ng Diyos na simula pa lamang ay nasa sa'yo na. Yeah. Do you believe that? If that gift and talent is vindicated, God will use your gift and talent, right, to vindicate also. Right? Ang kaloob, ang talento, kapag binindicate niya ito, at sa lahat ng paggagamitan, ay ibibindicate niya ng ating Panginoon. Right? Meron yung mga talento at kaloob na pinag-aaralan, right? Right? At ininenegosyo. Right? Kinakalakal. See? Pero yung pag-usapan natin nakaraang linggo, sa lahat ng mga kaloob, sa lahat ng mga gift na binigay sa iyo ng ating Panginoon, it's a free gift to you. Yeah. Right? Ibinigay sa iyo na libre. Huwag mo ibebenta ang kaloob. Yamang ibinigay sa iyong itong
libre, gamitin mo rin sa isang libreng pamamaraan. Yes. Right? Huwag mong ibenta. Right? Huwag mong ipangalakan ang kaloob. Pero wala namang nobya talagang ipapangalakan ang kanyang kaloob. If you are predestinated, right? Upang magkaroon ng mga kaloob na ito, ikaw ay susunod sa ilalim ng proseso ng sakdal na kalooban ng ating Panginoon. So do you believe na hanggang sa ngayon, we're still also under process by the perfect will of God? Yes. Nasa proseso pa rin tayo. Saan? Sa kasakdalan. Yes. Dahil sa atin ngayon, yamang nasa eksena sa atin ngayon, ang limang kaloob na to, yan ang pinaka-topic natin, the five spiritual gifts that's predestinated. Those are the apostles, prophets, and evangelists, pastors, teachers. But let us see the definition of the offices. Tignan natin ang definition ng ng kanilang mga opisina. Kapag ginamit ang salitang definition, yung kahulugan, right? Na mayroon sa kanila na ibinigay ng ating Panginoon, gaya na nabanggit ko sa inyo kanina, it's an outside sign. Through their own testimony. Yaman na pag-usapan natin lagi, si Enoch, since he walked sa kalooban ng ating Panginoon at sa pananampalataya, nakita natin, tinaglay ni Enoch ang patutuo sa kanyang buhay. Right? At ang tatlong ito ay nagkaroon ng perfect blending sa buhay ni Enoch. At nung nagkaroon ng perfect blending through walk and faith and testimony, then God pleased Enoch. Nalugod ang ating Panginoon dahil kay Enoch sa kanyang lakad, sa kanyang pananampalataya, at sa kanyang patutuo. So sabi ng mensahe, kung si Enoch ay sakdal na tipo ng nobya ngayon, yamang alam natin na si Enoch ay pampito mula sa lahi ni Adan, siya ay kinuha ng ating Panginoon. Ngayon, ang tipo ni Enoch ngayon ay walang iba kundi ang nobya, at tayo ngayon ay nabuhay sa ikapitong panahon, which is the last church ages, at ang huling panahon na tinatawag ngayon ay ang Laodicea. Dahil sa iyong pananampalataya, kinuha ka, inilabas ka ng ating Panginoon. Lumakad ka sa pananampalataya, right? At ikaw ngayon ay nagtataglay ng isang patutuo. One of these days, yung perfect blending ng pananampalataya at yung lakad ni Enoch at yung kanyang sariling patutuo, kung siya'y dinugod ng Diyos, yamang ikaw ang isang sakdal na halimbawa at tipo ni Enoch, one of these days, kukunin ka rin ng ating Panginoon dahil kalulugdan niya ang kanyang itinalagang nobya sa pamagitan ng iyong pananampalataya. May lakad at mayroon kang patutuo ng iyong ginagampanan sa panahon natin ngayon. Amen. We are already out of Laodicea. Yeah. Wala na tayo dyan. Yeah. Right? Yeah. God calls you out already out of Laodicea. Yeah. Or Laodicea. Umiiral ang Laodicea sa mundong ito. Yeah. Sa mga unbelievers. Pero nung ikaw ay tinawag na dyan, wala ka na sa kanyang sistema. Yeah. Wala ka na sa pamamaraan niya. Hindi ka na lumalakad, hindi ka na alipin, hindi ka na bilanggo. Dahil simula nung kunin ka na natin, but you are already a captive free. Nakuha mo ang tunay na kalayaan. Pinalaya ka ng ating Panginoon, malayang malaya tayo ngayon. Huwag sana tayo mahalin tulad sa isang lot of wives, right? Na gustong umalis at gustong bumalik dahil hindi maiwanan. Doon kasi sikat ako, doon kasi may sigaw ako, doon may tinig ako, wag mong gagawin yun. Right? Right? Iwanan na natin yun. Wag na nating paghinayangan ang mga bagay na ito. Lahat ng mga bagay na iniwan natin, may hangganan, may kabulukan. Matatapos ang lahat ng mga bagay na ito. Ang ating journey ngayon patungo sa eternal. Patungo tayo sa walang hanggan. Yeah. Hindi mabubura, hindi mawawasa, hindi matutunaw. That is all about eternal. Yes. And that is our journey. Yeah. Diyan tayo ilalagay, diyan tayo dadalhin ng ating Panginoon. Yeah. So kinakailangan, nakikita natin, nalalaman natin ang ating lakad, ang ating tayo, ang ating patutuo. Hindi lamang tayo tatayo, I am a believer. I am an immense believer. My God.
Tignan mo ang definition ng pagiging believer mo. Tignan mo ang definition ng isang tunay na nagkliklaim na isang mananampalataya. Kapag ginamit mo kasi ang salitang definition, yung kahulugan, yung pinakabuod, kinakailangan nakakasunod tayo. Kinakailangan nakakaunawa tayo. Kinakailangan nakakapanghawakan tayo. Kasi kung di mo makita yung pinakabuod, yung pinakakahulugan nito, right? How can we follow? How can we walk? How can we have testimony if we cannot understand? Right? Kinakailangan nauunawaan mo ang iyong nilalakad, nauunawaan mo ang iyong sinasampalatayanan mo, nauunawaan mo kung anong klaseng patutuo na mayroon tayo. Right? Glory! Yun ang magpapakita sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang limang definition din ng mga opisina ng ito, ipapakita din sa atin ng ating Panginoon. As I mentioned to you, last Sunday, not all ministers are ministers. Not all apostles are apostles. Not all prophets are prophets. Not all evangelists are evangelists. Not all pastors are pastors. Not all teachers are teachers. Then maraming mga pastors ngayon, produkto, right? Ng mga university, produkto ng mga Bible school. Right? I don't care kahit may makarinig sa atin. Right? Dahil si Pablo ay mangaral, hindi niya ikinahiya, hindi niya kinatakutan si Gamaliel. Right? Amen! Dahil alam niya si Gamaliel ay talagang ma-influensyang tao sa politika. Kaya ang tinitignan ng mga tao ngayon, it is all about the influence. Right? Kapag may influensya kang tao, nilalapit-lapitan yan, mga kusino-sino, nagpapakasipsip, nagpapakilala. Ultimo mga ministro, ganun ang ginagawa. What kind of a mindset of a ministers na kapag ganito ang kanilang kalalagayan at katatayuan? Huwag kang gumamit ng tao, gamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi ako naparito sa pamamagitan ng kalaman. Hindi ako naparito sa pamamagitan ng katalinuhan. Kundi ako'y naparito sa pamamagitan ng demonstrasyon. Bakit? Dahil sa demonstrasyon, nakapaloob ang power, ang pagkilos ng Santong Espiritu. Amen. Sa loob ng demonstrasyon, merong conviction. Right? Umihipo, humahatak sa isang taong sasampalataya ng kanyang salita. Kapag kaalaman ng pag-uusapan, mga tao interesado yan. Oh, okay. Mamaya. Ang ganda. Magaling. Mamaya nga, ipapakita ko yan. Lalaban na rin ako. Pakisama din ako. Tarastasan din ako ng galing. That is all about the knowledge of this world. Right? The knowledge of this world. But it's different to the knowledge na galing sa ating Panginoon. Ang knowledge na galing sa ating Panginoon, kalakip ka ng wisdom. Sabi kong totoo sa inyo, a knowledge without wisdom, walang kwenta. Walang kabuluhan. Right? You get my point? Right? Sana nakukuha nyo, ibig ko sabihin, hindi ko na palalalimin ang mga bagay na, pero gusto ko sana nakukuha ninyo ang punto na nice way express sa umaga ito. So kinakailangan makita natin ang full definition. Kapag nakita natin, nalaman natin, kapag binigyan tayo ng Panginoon ng pastor, ng mga ministers, wala tayong gagawin kundi makinig sa kanila. Amen. Dahil sila gagamitin ng ating Panginoon, teachers, pastors, evangelists, apostles, and prophets, gagamitin sila ng ating Panginoon. Amen. Sabihin natin mas magaling naman ako sa kanya . Hindi naman ako papayag na ganyan ang sasabihin niya . Para hindi ko matanggap na mas marunong siya sa akin. Right? Hindi pinag-uusapan ang pagiging marunong. Dahil hindi naman kailangan, maraming beses kong binabanggit sa bawat isa sa inyo sa church na to, hindi kailangan magtapos ka ng abugasya para makilala mo ang mga limang kaloob nito na isinugo ng ating Panginoon. Hindi kinakailangan magtapos ka ng inhinyero para makilala mo rin ang mensahe at ang salita ng ating Panginoon Diyos na kanyang ibinibigay at ibinigay sa bawat isa sa atin. Did you get my point? Hallelujah! Ang pagtawag at pagbibigyan ng kaalaman ng ating Panginoon hindi sa pagiging laban o pakikipagtalastasan. Hindi sa pagdidebatihan. Right? Hindi sa pagtatalo-talo. Yes. Sa totoo lang, kung titignan natin ang banal na kasulatan, hate na hate ng Diyos ang pagtatalo. Yes.
Ayaw ng ating Panginoon ang debate. Ibig sabihin kasi ng salitang debate, pagtatalo. Yan ang kahulugan ng salitang Tagalog sa salitang debate. Pagtatalo. Hindi dapat pinagtatalunan ang salita. Ang dapat natin gawin sa kanyang salita, believe, accept, and live the word. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hindi pinagtatalunan. Right? Hindi pinakikipaglaban. Hindi talastasan ng karunungan. Hindi katulad dito sa Senado, hindi katulad dito sa Kongreso. Alam ba ninyo, yung mga nasa Senado at nasa Kongreso, walang gagawin niya kundi debate ang gagawin. Talaga yun ang kanilang trabaho. Right? Ang pakikipagdebate, talastasan ng kalaman, pagalingan. Kung kakunting alam mo, sa araw alam mo, may nagsabi, sabi niya, isa senador, mag-aral kayo kung ayaw niyo mapahiya. But if you are called by God, if you are vindicated by God, wala ka mang pinag-aralan. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa kahiyan. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa kahiyan. Dadali ka niya sa pagpapala. God will make you a blessing. God will make you a blessing. Ang dami nga, sa Senado eh, magagaling, pero walang mga modo. Do you believe that? Walang mga wisdom. Right? Kung sabihin mo lamang yung salitang yun na nakakasakit na kinakailang mag-aral ka para hindi ka mapahiya, dapat kung may wisdom siya doon eh, nagamit niya yun. Pero hindi niya lang babalik sa kanya yung mga salitang yun. Right? Ewan ko kung kilala niyo eh, pero hindi ko na kailangan sabihin ang pangalan niya. Mag-browse kayo sa inyong mga Facebook, makikilala niyo kung sino siya. See? So, ang pagtayo natin sa pananampalataya, hindi tayo tatayo sa Senado at sa Kongreso. Tatayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yes. Kapag tayo ay nakatayo sa presensya ng Diyos, wala tayong gagawin kundi mag-submit. Makinig. Sumunod. Manampalataya. Manghawakan. Mabuhay. Ipamuhay. Yan ang kailangan natin sa salita ng ating Panginoon. Right? Kahit na wala pinag-aralan ng pastor ninyo, kung siyang ibinigay ng Panginoon para sa inyo, respect your pastor. Yes. Obey your pastor. Right? Believe to your pastor. Kung siya ibinigay ng ating Panginoon para sa inyo, bakit hindi natin tatanggapin? Tatanggapin natin, irirespeto natin yan. Right? Kung siya itinalaga ng Diyos, kayo man ay itinalaga. Right? Upang tanggapin. Right? Upang manampalataya, upang maniwala sa ipinapangaral. Dahil yung mga itinalagang five spiritual gifts, hindi mangangaral at magtuturo yan ng perverted word at perverted message. Hindi talaga nga sila eh. Sila yung magtuturo at mangangaral ng mensahe na walang halong perversion. Walang halong ideya ng tao. At yan ay mga kapon sa Santong Espiritu. Kapag sila ay kapon sa Santong Espiritu, aalisin ng Panginoon ang ideya ng tao. Ang pamamaraan ng tao. Ang galing ng tao. Alam ba ninyo, likas din sa tao kung minsan ang humanga eh. Kapag nakita nila yung galing, yan. Kahit na hindi vindicated, hangaan yan. Oh, sabi ng ganito, ang galing talaga ganito. Sabi nga nito eh. See? Lagi mong titignan. Yung anointing, yung blessing, yung vindikasyon. Maraming taong magagaling. Maraming taong marunong. Right? Pero meron talagang itinalaga ang Diyos na mangungusap patungkol sa kanyang salita at sa kanyang mensahe. Sila ang paniwalaan natin. Right? Silang sundan natin habang sila sumusunod kay Kristo. Kung may makita kayong mali sa kanila being a human, let's overlook all their mistakes and shortcomings. Right? Glory. Ibigin natin ang pagmamahalan at pag-iibigan sa isa't isa. It is because love covers all sins. Right? Kapag ang Diyos, tinignan niya ang ating mga kasalanan hanggang ngayon, hindi siya makakalimot sa ating mga kasalanan. Pero nung simula, tayo ay pinatawad at tinanggap ng ating Panginoon. Lahat ng ating kasalanan, nilimot niya sa dagat ng pagkalimot. Hindi na niya inaalala pa. Right? Right? Ang lahat ng mga bagay na yon ay binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, definition of offices of apostles. Sabi niya dito, apostles, the word apostle means one that sent, a missionary,
is an apostle. The word missionary means one sent. The apostle is a special man. He is a setter in order. Ito ang trabaho ng isang apostol. Siya ay nag-aayos ng mga problema sa bawat churches, sa bawat pagtitipon, sa bawat gawain, sa problema ng mga ministro. Trabaho ng apostol ay ang mag-ayos ng mga gusto. Ayusin ang mga problema. Kaya sinabi niyang setter in order. Siya ay nag-aayos ng tamang kaayusan. Right? Kaya nga sinabi, setter in order, kung merong gusto, siya ang tagapag-ayos. Did you get the point? Now, and I quote in the message, ang sabi niya rito, in the message, warning then judgment, and then we find out the apostle is a special man. Kundi mo, kung masunod na DC, okay lang yan. Steady ka lang yan para hindi tayo na maligaw. And then we find out in the message, warning then judgment. And then we find out the apostle is a special man. Ito ay isa napaka-espesyal na pagkatawag. Napagtawag na binigay ng ating Panginoon. At kung titignan natin, and even the message in the order, the apostle has a special calling. Right? Kung tutusin, titignan natin yan, maging sa mensahe, sinabi niya rito, meron siyang isang mataas na pagkatawag sa ating Panginoon. That is a highest calling, being an apostle. Why? Because he is a sent one, a missionary, na gagamitin ng ating Panginoon, a setter in order. And then we find out that the apostle is a special man. He's a setter in order. He's a man that sent from God to set the things in order. At yan ay nakasulat sa ating harapan. Sabi niya, a word apostle means one that sent. I often wondered why. Kasi bakit ko dinalawa yun? Kasi may narinig ako minsan, gumagamit na often, pero gumagamit na often. Yes. Right? So, kung dalawa man ang ginamit ko dito, it's either often or often nasa sa atin na yon. Right? So a word apostle means one that sent. I've often or often wondered why the missionary ever wanted to be called a missionary. A missionary is an apostle. The word missionary means one sent. Apostle means a sent. A missionary is an apostle. Right? So, meron siyang special calling na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ay yung kahulugan ng kanyang opisina at pagkatawag na ibinigay ng Diyos at meron siyang tungkulin na dapat gawin at itrabaho upang mag-operate doon sa entire body. Right? Hindi pwedeng mag-ooperate lang yun sa part of the body. No, no way! Yung special operation ng kanyang katungkulan, that is his own definition, yung kahulugan ng kanyang pagkatawag at kanyang opisina at yung kanyang tungkulin na gagamitin ng ating Panginoon, sabi ng mensahe, he is a special man. He is a set it in order. Tagapag-ayos. Ngayon, ang tungkulin niya ito, kanyang ganon, kinakailangan mag-operate ito sa kabuuan ng katawan. Hindi lamang sa bahagi ng katawan, but the entire body or the whole body ay gagawa at magtatrabaho ang ating Panginoon sa kabuuan ng katawang ito. Ang tunay na apostle hindi namimili kung saan siya pupunta. Right? Hindi siya pupunta doon sa isang maayos na. Kung kinakailangan ang pupuntahan niya yung mga gusot-gusot, yung mga maraming problema. Right? Yung mga matitigas ang ulo, yung hindi nakikinig. Yan dapat ang kanyang pupuntahan dahil trabaho niya mag-set in order. Dahil ang trabaho niya is to set in order. He's a special man. That is his own calling. That is the definition of his gift and calling and position. At kinakailangan nakikita ng buong katawan, hindi lamang bahagi ng katawan, but the whole body must see the full definition of the calling and the position and the work and the gift
of one of the five spiritual gifts that's predestinated. Lahat yan ibibigay ng Panginoon ng kahulugan. Ipapaunawa ng Diyos ang lahat ng kanilang tungkulin. Ipapaunawa ng Diyos ang lahat ng kanilang trabaho. Bakit? Dahil sila yung magtatrabaho sa buong katawan ni Kristo. Hindi sa organisasyon, hindi sa denominasyon, hindi sa ideya ng tao, kundi sa katawan ni Kristo. Itinalaga sila dahil sila ang trabahador ng Diyos sa katawan ni Kristo. Did you get the point? So yan, ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho, apostol. Kung hahanapin ng tao, yung mga apostol, katulad nila Apostol Pablo, baka sabihin nila yung apostol, yung mga missionary, sila yung mga sent one. Ang kahulugan sa salitang missionary is a sent one. Apostle is a sent one. Right? They are an apostle. So kung may mga missionary dumarating, lumalapit, nagbibisita sa bawat isa sa atin, sa bawat churches natin, ikagalak natin. Mag-rejoice tayo. Dahil meron silang daladalang mensahe para sa ikatitibay ng buong katawan. Right? Hindi sila mangangaral ng division. Hindi sila mangangaral ng perverted word. Hindi sila mangangaral ng perverted message. Ang kanilang daladala ay ang edification for the whole body. Ang pagpapalakas, ang pagpapatibay sa buong katawan, hindi pagpapahina. Hindi yung missionary na sasabi-sabi, anong problema nito, anong problema yon. Right? Walang missionary na chismoso. Right? Walang mga missionary na daldal. Walang mga missionary one-sided. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng apostol ay apostol. Ang dami mga nagpapanggap na apostol. Pero pagdating sa ibang church, pagdating pumunta sa ibang church, wala sa ginagawa kundi chismis yung isang church. Hindi yan ang trabaho ng isang apostol. Ang trabaho ng isang apostol to set in order lahat ng hindi maayos, lahat ng kaguluhan, lahat ng problema sa church, kapag ginamit yan ang ating Panginoon, magkakaroon ng kaayusan. Right? Doon mo dapat makita ang definition. Right? Yamang tayo ay binuksan ng ating Panginoon ang ating mga paningin at ang ating mga pananaw, ang mga spiritual vision ng bawat isa sa atin in order for us to see. At nakakakita tayo sa lahat ng mga bagay na ito. So, the word apostle means one that sent. A missionary is an apostle. The word missionary means one sent. The apostle is a special man. He is a setter in order. Nakita na natin, yung apostle at missionary ay iisa. Right? Ang trabaho nila is to set in order. And they are called, at ang kanilang pagkatawag is a very special. Right? Ang kanilang tungkulin ay ang magbigay ng kayusan sa bawat may mga problema sa katawan, sa iglesia, at sa mga kasamang mga ministro. Right? Right? Karamihan sa ating panahon ngayon, grupo na. So hindi ako magtataka kung bakit nabanggit ni Pastor Ernest dito sa pagkakataon. Yung sinangaral, sabi niya, ang mahirap pa yun, kukunin ng Diyos ang mga membro, pero marami siya hindi kukunin ng mga ministro. Right? Dahil maraming mga ministro sa ating panahon ngayon na makasarili. Maraming ministro sa ating panahon ngayon, mga selfish. Maraming ministro sa ating panahon ngayon, right? Hindi marunong kumilala. Kinakailangan ang tunay na ministro ng Diyos marunong kumilala, marunong mag-identify. Right? Nang buong katawan. Right? Kumikilala sa buong katawan. Napaka-importante yan. It is not a one-man role. It is not a man-made, one-man ministry. It is not man over man. Right? We are all governed and leaded under the Holy Spirit of God. Pinangungunahan, pinapatnubayan, ginagabayan ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. So I believe the five spiritual gifts that predestinated, they are all under the leadership of the Holy Ghost. Are you there? Next. Prophets. Let us see the words and the definition of the offices or the office of a man called prophet, a servant of God, a faithful servant of the Lord. At dito nakikita natin, nauunawaan natin
Ang lahat ng kahulugan ng mga bagay na ito, ipinapakita natin, ipinapakita ng Diyos sa atin ang kabuuang kaunawaan. Napakalaga yung word na full understanding. It is that part of understanding, but the whole understanding ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Are you there? So the word prophet, the prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to. He has the saith, the Lord. A prophet foresees way of things that are coming. Yeah. Propeta, sabi niya dito, isa sa mga kaloob na binigay ng ating Panginoon, ang propeta, sinabi niya, siya ay nagtataglay ng sinasabi, ito ang sinabi ng Panginoon. Yeah. Or the word, the saith, the Lord. A prophet foresees way of things that are coming. Ang propeta, nakikita niya ang mga bagay na parating, right? Mga bagay na parating o darating, right? Dahil siya binigyan ng ating Panginoon ng vision. He sees the cup of God's wrath full before it is filled. The prophets are foreordained. Nakikita rin ng propeta ng Diyos na kapag siya itinalaga, nakikita rin niya yung darating na galit ng ating Panginoon, right? Kapag ito nagbigay ng warning, then judgment, sinabi ng message, warning then judgment. Before judgment, there was a warning. At ang propetang gagamitin ng Diyos, ipapangaral niyang babala at pagtawag sa mga mananampalataya. At pagkatapos doon, nasa sayo kung tatanggapin mo. Sabi niya dito, if you reject the word, you reject the message, you reject the word. If you reject the warning, you receive the judgment. Right? Dahil nakikita niya mga bagay nito. Kung maalala niyo ang propeta na ginamit ng Diyos, nung sinabi niya, siya nangaral doon sa Alaska. Sinabi niya, before the judgment of the Lord, Alaska, you must repent. There was a warning. What is the warning? Magkakaroon ng lindol. Right? Hindi nagtagal. Ang pangungusap at ang mensahe ng propeta. Right? There was a warning. Pero inignore ng marami ang warning. But thank God, there's still few group of believers who listen to the warning, which is the message of the Lord. Mm-hmm. Dahil taglay-taglay ng propeta ang mensahe. Hindi ipapangaral, hindi sasabihin ng propeta ang salita at hindi ilalaglag, hindi ilalatag ng propeta ang salita ng ating Panginoon kung walang mananampalataya. Yeah. Right? Yeah. Meron at meron tatawagin. Meron at meron talaga mag-ignore. Meron at talaga mag-reject. Yeah. Right? Yan talaga ang kalakaran ng mundong ito kung titignan natin ang umiiral na kalakaran. Sabihin mo, ipangaral mo, ituro mo ang salita ng ating Panginoon. Some will receive it. Some will reject it. Some will ignore it. But thanks God, we are the one who listen to the message of the hour. So thank God, we listen to the message of the hour. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Glory to Jesus. Yan ang isang bagay na pinapakita ng ating Panginoon. The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to. He has the thus said the Lord. A prophet foresees way of things that are coming. He says the cup of God's wrath full before it is filled. Prophets are for the next. Ito. Yun, siya yun sa desi. Prophets. Tumutukoy tayo ngayon sa lahat ng mga kahulugan. Kapag sinabi kahulugan, sa Tagalog, meron pang ginamit dyan na turing. Turing. Kung anong katuringan o turing. Right? Na pinatutungkulan sa kanilang mga pagkatawag at ibinibigay ang kahulugan sa bawat isa sa atin. A prophet is a seer of vision. One. Two. Has thus said the Lord. Three. Has a gift of discernment. Yung discerning spirit na to, ito yung na uma-identify at kumikilala. At kung gusto mong kunin yung full definition ng word na salitang discerning, nangangahulugan ito na salitang identify. At yung salitang pagkilala o yung salitang recognize ay ipakikita sa bawat isa sa atin ang mga bagay nito. Hindi pwedeng ibibigay sa atin ang word na to na lalagpasan mo lang, ibabaypas mo lang. Hindi pwede. If you are a believer, kinakailangan makinabang ka. Right? Kinakailangan makuha mo
kahulugan at ang malalim na kahulugan. Hindi ko kusa nagpapakalalim tayo, pero gusto natin, talagang gusto ng Diyos na malagay tayo sa lalim na kalalagayan. Right? Dahil habang lumalalim tayo sa pananampalataya, lalo kang tumitibay. Lalo kang nagiging matatag. Habang umaangat ka, habang itinataas ka ng ating Panginoon, habang padagdag na padagdag, padagdag, pataas na pataas, ang kapahayagan na binibigay ng Diyos, ay doon ka lalong nagiging matibay sa pananampalataya. Hallelujah. Dahil hindi ka dadali ng Diyos sa pagiging lampa. Right? Kapag sinabing lampa, hindi makatayo. Right? Ngunit ang isang nobya, tatayong matibay. At matatag sa harapan ng ating Panginoon. So for how many times that you have heard, that you heard sa akin, sa likuran ng pulpito ito, even the bride has a spirit of discerning. Right? As a spirit of discerning. If we don't have a discerning spirit, how can we recognize the message now? Since the word definition means is to recognize and to identify. Right? Paano natin makikilala at malalaman ang ating katatayuan at ang ating pananampalataya ngayon kung wala tayong discerning spirit? Right? Kinakailangan magkaroon tayo ng discerning spirit in order to identify what kind of faith we have. We need to have a discerning spirit to discern the five spiritual gifts that God's predestinated. Right? Kinakailangan makita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Right? So para lamang makita mo at makilala ang mga bagay na ito, God will give you a discerning spirit. Right? At gagamitin ng Diyos ang kanyang propeta para i-drive at i-deliver ang mensahe ng discerning at makuha ng nobya ni Kristo. Amen? Kung ang mga five spiritual gifts na ito na ginamit ng Diyos ay naunawa nila mensahe, may kapahayagan sa mensahe, ikaw din bilang isang predestinated bride, mauunawaan mo, makikilala mo ang mensahe at ang pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na sa huling kapanahon ng ito. Amen. Are you happy for that? Amen. Hallelujah. Napaka-inam, napakasaya, napakasarap. Nasa inyo ang lahat ng pagpapatungkol na ito na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya rito, can prophesy and comes to pass. Sabi niya, siya'y makapanghuhula at ito ay matutupad. Can interpret dreams. Ito'y makakapag-interpret ng mga panaginip, ng mga visions, ng mga kaloob na ito. Isa sa mga ibinigay ng Diyos sa mga bagay na ito, ang mga pitong bagay na nakapaloob doon sa kanyang pagkatao bilang isang propeta, ibinigay ang tamang kahulugan, which is the definition of the office of the prophet. Of the prophet, I mean. So, sabi niya rito, can interpret dreams, stay solidly in the word. Ang propetang ito, hindi siya galing sa schools of prophets. Right? Yeah. Na hindi katulad doon, kung ako nagkakamali, Elijah or Elijah? Elijah, I mean, I think. Right? Nung siya pumaroon at pagkatapos, siya pinaghandaan ng pagkain ng mga student prophets. Right? At nung makita, iisang propeta, pero ang dami mga student prophet doon, nag-entertain sa isang propeta lamang, right? Na lingkod ng ating Panginoon, nung siya pinaghandaan, akala ng mga student prophet, okay na, basta-basta pagkain na handa sa isang propeta. But because the prophet has a discerning spirit, has a spirit of a vision to see. He can foresee, right? Ang mga bagay na ginagawa, nakita niya mga bagay na yun. Sinabi niya, nung makita niya doon sa pot, right? Na mayroong lason ang naroon sa loob ng banga. Sabi ng propeta, there's death in the pot. Right? There's death in the pot. Hindi niya dapat kainin. Hindi dapat niya kunin ito. Bakit? Dahil ito'y hinanda ng mga student prophets. But there is a real prophet that God sent for the student prophet. That is Elijah. Yes. Amen. Amen! Yung mga student prophets bang yung nakita nila, yung laso na naroon sa banga? Hindi nila nakita. Yung pagkilos ba ng Diyos kay Elijah, kumilos ba sa mga student prophets? Kay Elijah sa kumilos. Right? Sabi ni Elijah, itapon niyo yan. Alisin niyo yan. Hindi yung pagkain nakakalaso niya. Meron isang tamang pagkain na inihain. Yes.
kahit ng isang propeta. Ngayon, naghain ang Panginoon ng pagkain at kanyang isinugo ang kanyang propeta yung tamang pagkain para sa kanyang nobya. Yes. Nakita natin ang solid word. Bakit? Kasi ang propeta, mananatili siya sa solid. Sa salita, the prophet stayed solidly in the word. Right? At kapag ang propeta ay tatay na solid sa word, ang kanyang pangangaralan, ang kanyang tinuturuan, ang kanyang mga tinatawag, tatayo din sila ng solid sa word. Yes, amen. Tignan niyo ang pagkilos. Tignan niyo ang pagganap at paggawa ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga tinawag. It is the moving of the Holy Spirit. It is not the moving of any bishop or any presbyter or any so-called one-man rule. Right? But this is the leading and moving of the Holy Spirit of God, entire the whole body. Yeah. It is because according to the description na akong binasa, yung the whole body will fitly join together. Lapat, magiging lapat tayo. Dahil sa salita, which is the solid in the word, magiging lapat din tayo dahil ikaw ay susunod sa solid sa word. Yes, glory. Glory to Jesus. Amen. Takes no glory upon himself. Amen. Hindi ito gutom, hindi ito uhaw sa popularity. Right? Hindi kumukuha ng kalwalhatian. Oh, nung pinadalain ko may sakit, oh, lumayas yung demonyo, tinanalangin ko siya. Ang daming ganya, mga ministro. Right? Ginamit ka lamang as an instrument. Amen. Pero ang tunay na nagpalayas, yung ginamit mong pangalan. Yeah. In the name of the Lord Jesus Christ. Hindi pangalan ng sino mang pulano at pulana. Right? But in the name of the Lord Jesus Christ. Why? Because in the name of the Lord Jesus Christ, the devil is trembling. Nanginginig si Satanas. Nanginginig ang demonyo. Nababalik siya. They see before I go to the quote. Sige, steady mo lang dyan. I quote. Doon sa prophet. Mananatili ako sa prophet. I quote. Sa message na thus said the Lord, yung warning and judgment, the prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to, because the prophet is so designed life that his subconsciousness and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream in his dream. He sees it when he's wide awake. Hindi kailangan matulog para makita niya ito. Kahit hindi sa tulog, makikita niya ito kung meron siyang kaloob. Yeah. Did you follow me now? Amen. Because that is one of his gifts. Right? Yeah. To have a vision. To interpret dreams. Yeah. Right? Yeah. Yan ang mga trabaho at kaloob na binigay ng ating part. Now, that's something God has to do. He sees what's doing, what's going. A prophet forces way off the things that is coming. Yeah. He sees the cup of God's wrath full before it's filled. See, he can say, thus saith the Lord. In a message na Jesus Christ the same yesterday, sinabi niya rito, prophets are foreordained. Yes. Amen. Itinalaga. Kaya na sinabi natin sa ating text, sa ating paksa na tinatalakay ngayon, the five spiritual gifts that's predestinated. Those are the fivefold ministry na itinalaga ng ating Panginoon. They are the five spiritual gifts. Who are they? The fivefold ministry in Ephesians chapter 4, verse 11. Prophets are foreordained. They are prophets. Now, there's a gift of prophecy in the church that could be on one. Then the next one, the next one, the next one, and so forth of prophecy. Paul said, you may all prophesy one by one, but there's a lot of difference between a prophet and a prophecy. A prophecy has to be judged by three witnesses. Two or three. Sino daw? Yun lamang may kaloob na mga prophecy. But it differs to the prophet. Dahil ang prophet, hindi kailangan i-judge ng tatlong judge. Right? Dahil meron siyang, thus said the Lord, according to the definition natin binanggit kanina, na kaloob niya at meron sa kanya ang salitang, thus said the Lord. Pero yung may mga kaloob, it differs to the prophet. Yung may mga kaloob na prophecy, sinabi niya rito, na nanguhula. Sila ay pinangungunahan, sila ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. At ang mga kaloob na ito na binigay sa kanila is one of the edification of the body. So kinakailangan makita at makilala din ng kabuuan na ang mga kaloob ay umiiral sa kabuuan ng katawan. But we need to see and we need to identify all those
Holy Spirit to discern, you can discern the movement of the Holy Spirit of God. Dahil kapag meron mga kalob sinabi, it must be done dahil sila'y ginagamit na. Bigyan ng kaloob, kinakailangan maganap, pero kung pabago-bago, that is not thus saith the Lord. Amen? At sinabi niya rito, according to the scripture, but the prophet, like the Old Testament prophet, they had the word of the Lord. The translation was right to them. And they were known because the Bible said, if there be one among you, a spiritual prophet, sinabi niya rito, I the Lord will make myself known unto him. Sino daw? Mismo ang ating Panginoon ay magpapakilala na siya ay nasa kanya. Kanino? Doon sa propeta ng Diyos. Hallelujah! Sinabi, will make myself known unto him, speak to him in visions, and reveal myself in dreams, and if what this man says comes to pass, then heal him. Kaya nga, kapag ibinigyan ng Diyos yung may mga kalob na ito, ha? Kilalanin mo, tanggapin mo. Right? Huwag tayo kagad nagre-recheck. Kung sino man sa inyo may mga kaloob, you must respect all the gifts na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayo magiging one-sided. We need to see both sides. I believe the two bride can read between the line too. Right? If God gives the prophet to read between the line, I believe, since God's revealed His word to you, we can read between the line. Amen. At kayo nakakabasa tayo, God gives you a discerning spirit to discern what kind of faith and what a message and what kind of walk we have and what testimony that we have. At ang magpapakita sa atin, since we have a testimony, the outward sign. Right? Ang magiging reflection nito. Ang magpapakita, ang magpapatotoo. Yung panlabas na tanda sa bawat isa sa atin. Minsan yung attitude natin nagpapakita ng character. Right? Hallelujah! Glory to God! Ay yung may tamang character, that's the beauty of the people. Amen. Right? Na iglesia ng ating Panginoon. Amen. Glory to Jesus. And if what this man says comes to pass, then heal him. For I am with him. If it doesn't, then don't heal him. I'm not with him. Don't fear him. Sabi niya, kung hindi nangyari, hindi na ganun po yung katakutan. Right? Sabi ng Panginoon, hindi ako yun. Hindi ako nagtatrabaho. Pero kapag nangyari at naganap ang mga bagay na yun, tagdaan ninyong matakot kayo. Ang banal espiritu ang kumikilos. Ang gumagawa sa lahat ng mga bagay na ito. A scriptural prophet in Deuteronomy chapter 18 verse 22, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord had not spoken. But the prophet had spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. And that is what the scripture says. At tayo naman, binigyan ng ating Panginoon ng spirit to fear upang matakot sa mga gawain sa ating Panginoon kung alam natin na ito ay kaaya at karapat dapat, right? Takot tayong gumawa ng masama. Takot tayong lumakad ng hindi tama. Takot tayong lumihis sa kanyang sakdal na kalooban. That's unholy fear. Isang banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Lumakad tayo nang may takot sa ating Panginoon. But to the devil, we're not supposed to fear, fear to the devil, right? That amoy pa lamang ng demonyo, right? Strategiya pa lamang ng demonyo. I believe, through the discerning spirit na binigay sa'yo ng ating Panginoon, you know what is the strategy. You know what is the strategy. You know what is move, right? Nakikita na ng bawat isa sa atin na lahat ng mga bagay na ito. Sometimes, napapahintulutan, nabibigyan ng access ang kaaway. Kaya, nagsasamantala ang kaaway. Gaya nabagi natin kanina, na kung minsan, nakikita natin, according to the scripture, na ang demonyo ay katulad siya ng isang umuungal na leon, humahanap ng butas upang maisahan ang bawat isa sa atin. Sa nobya naman, paano tayo maiisahan ng isang katulad ng umuungal na leon samantalang nasa atin ang tamang ungal ng leon? Right? Hallelujah! Ibinigay na sa atin ang roaring of the lion. Right? Which is the word! Ibinigay na sa atin ang tamang salita upang huwag tayong matakot sa lahat ng mga bagay na ito. Right? Hallelujah! Napakalinaw, sinabi ng banal na kasulatan. One more scripture, Deuteronomy chapter 18 verse 20. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods,
even the prophet shall die. So, inabasa natin kanina, napakalinaw ang mga definition na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa na ipinagkaloob ng ating Panginoon ang lahat ng kahulugan, lahat ng trabaho, lahat ng mga tungkulin na dapat nilang gagawin. At naniniwala ako kung ang mga five spiritual gifts na ito predestinated, you are also predestinated to discern and to know and understand what is the definition of their calling and their office. Right? Nakikita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Why? Because you are predestinated. Itinalaga kayo. Kapag itinalaga kayo, makikita nyo ito, hindi nyo pwede malagpasan ito. Right? Hindi nyo pwede hindi makita ito. Kinakailangang makita ninyo ito. Dahil kung itinalaga ang five spiritual gifts, ikaw talaga ang hinahanap ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang ministeryo, sa pamagitan ng kanyang mensahe, na kanyang ilalagay sa eksena ang five spiritual gifts that's predestinated. Yun lagi ating kinatutuwa sa message. If there was a five spiritual gifts that predestinated, there was also a bride that's predestinated. Amen. Hallelujah! Yes. At yung bride na yun, isa ako. Hallelujah! Gagamitin ko ulit si bride, sabi siguro, sabi ni bride, hindi ako pwede malagpasan yan. Yes. Ako yan, talaga sigurado. Yes. Yes. Hallelujah! Are you there? Yes. So salamat sa full understanding na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ikatuwa natin ang revealing of the Word. Right? Ikatuwa natin yung message of Revelation. Ikalalago at lumalago ang bawat isa sa atin dito. Amen? Dahil kung hindi may pakita ang lahat ng mga bagay natin, kung hindi nahayag, kung hindi nailadlad, kung hindi binuksan ito sa atin, right? Hindi natin alam ang ating kalalagayan ngayon. But thank God, you know what is your rightful position. So thank God, dito ako tumitindig, dito ako tumatayo, dito ako nananalig, dito ako nangahawakan, then alam ko ang aking rightful position. And bago ko magpatuloy, gagamitin ko muli si Esther. Si Esther, hindi siya nakinig sa sabi-sabi ng mga officers ng hari. Right? Kung wala pa hintulot na pumarong ka sa inner court, huwag kang pupunta dahil ang ipapataw sa iyo ay kamatayan kung walang pahintulot mula sa hari. Right? Yeah. Kung wala sa hari ang pahintulot, huwag na huwag kang papasok dahil alam na alam namin na ang hatol para sa iyo ay kamatayan. Pero hindi natakot si Esther. Yeah. Hindi natakot si Esther. Why? Because Esther knew what is her position. Yeah. Alam niya kung ano kanyang posisyon. Right? She is the wife of the king. Yeah. Alam niya, mabibigyan siya ng pabor. At nang lumapit siya at pumasok doon sa inner court, doon sa lugar ng hari, walang permiso ng hari. Then alam ng hari, yun ang kanyang asawa. Nakita ng hari na ang posisyon ni Esther, karapat dapat siya dahil alam ni Esther kung ano ang kanyang posisyon dahil sa pumasok doon. Hindi siya pumasok upang manghimasok. Yeah. Right? Ang kanyang pagpasok, ang pagpapahinuhod, ang paglapit at pagsamot, yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang isang nobya. Right? Ang paglapit natin na may pagsamot, may pagpapakababa. Right? Naroon ang pag-full submission na ating ibinibigay sa ating Panginoon. Right? Though we are not worthy, but God makes you worthy. Nakasumpong ka ng pabor. Bakit? Dahil nalaman ng kanyang nobya ang kanyang posisyon. Hanggat alam mo kung anong posisyon na mayroon tayo, gagamitin mo ito ng tama. Amen. Irirespeto ng Diyos ang iyong right position. Amen. Give me clap praise to the Lord. Glory to Jesus. Evangelist. The evangelist is a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and gets out up there again to go somewhere else to preach. He brings revival amongst churches and preaches convicting messages among sinners. Kaya hindi ka takataka mga evangelista kung saan-saan lumahayo. At kami naman mga pastor, hindi ko mo, evangelista siya ng isang church, hindi kami tutulong, no? Dapat ang whole body nagtutulungan yan. Right? Mapa north ka pa, mapa south ka pa, mapa east ka pa, mapa west ka pa. If you recognize the part of the channels,
right? Which is the five spiritual gifts that God predestinated. Kinakailangan kikilala daw, hindi ko naman evangelism dito. Yan nangyayari ngayon sa ating panahon ngayon. Right? Como, hindi siya ipamilista ng church, hindi siya tutulong. But to tell you frankly, hindi natin itinataas ang ating iglesia dito sa church na to. Right? Tumutulong tayo sa may mga kaloob, sa mga ministro na ginagamit ng Diyos. Bahagi, hanggat kaya natin gagawin natin. Kung kinakailangan hatiin mo, ang para sa iyo ay ibibigay mo dahil yung ibibigay mo para sa gawain sa ating Panginoon. Right? Pero madalas, marami na sa mga tao ngayon, it is not only to the minister, marami sa tao ngayon ang nakakalimot ang maging bahagi sa gawain sa ating Panginoon. Nangihinayang, right? Masyado na silang boksingero. Kapag sinabi kong boksingero, lagi naka-glove sa kanilang mga kamay sa gawain sa Diyos. Hindi ba ganyan trabaho ng boksingero? Lagi nakatiklop ang kanilang mga kamay. Right? Kinakailangan maging karatista naman. Right? Kapag karatista, talagang open na open ang palad. Yes. Open na open ang kamay. So that's why, hindi ako mahiya maging sa Diyos ito. It is because ito ang aking pinapastoran. Matuto tayo maging bahagi sa misyon, sa gawain sa ating Panginoon. Kung ano ang ibinigay na kaloob ng Diyos para sa inyo, bahagi, mapamalaki, mapamaliit, if that is in your heart, gawin natin ang lahat ng mga bagay nito. Right? Magtulong-tulong tayo sa gawain sa ating Panginoon. That's why, napaka-kokonti ng mga ebanghelista lumalabas ngayon. Gusto, puro mga pastor, puro mga pastor. Bakit? Ang mindset nila, naroon sa church ang tithe. Right? Naroon sa church ang tithe. Nakakalimutan ng mga evangelist. Pero dapat naman sana yung mga pastor, na mga kuripot na pastor. This is YouTube. I just want to awake all the pastors. Right? Na madadamot, hindi marunong tumulong. Right? Hindi nagiging bahagi sa gawain. Right? Kumubay ko na kapag invite na mga kapwa mo mang gagawin kasi siya mo ba magbigay lang ng 500-1,000. Right? I will give you an example. Pumarun ka sa aming church. Right? Hallelujah! Hindi ako maghihinayang nagdodoblihin ang 1,000 ibibigay mo kung kaya ko. Right? Pero ang kaya mo, matuto tayong tumulong, maging bahagi, mapagmalasakit sa gawain sa Diyos. Amen. Amen? Napakarami mga manggagawa ngayon. Masyado na sakim sa salapi. Nagpapayaman. Right? Samantalang may mga gawain, naghihirap. Amen? May mga naglalakad, nakakaranas ng gutom sa misyon. Where are they? Gusto kong gisingin ang bawat isa sa atin ngayon. Sabi ko, not only to this church, since this is YouTube, right? Maging bahagi tayo. Magbalasakit tayo. Right? Amen? Dahil ang pagtrabaho natin, hindi lamang sa iglesia, hindi lamang sa amin lamang to, but the whole part according to the scripture, the whole body will fitly join together. Amen. Ang kabuuan ng katawan. Kasi tinutulungan niya yun kung sino yung kanilang bahagi sa gawain yun lang. Pero kapag nakikita nila panlabas, parang hindi na sila willing tumulong. See? Huwag tayong mapagpili. Huwag tayong nagtatangi. Amen? Ang ginawa mo sa iba, ang ginawa mo sa mga manggagawa, ginawa mo sa Panginoon yan. Sana gusto kong gisingin ang mga mananampalataya through this message and through this YouTube. Saan man kayo manarod ngayon? Hipoy nawa kayo ng Diyos. Right? Amen? Labis-labis, bisan na kumakain ka sa mga restaurant, tingnan ninyo maubusan yung mga pagkain na sasayang. Eh kung inisip pa sa amin yung mga nasayang na yun, naging bahagi sa gawain sa misyon. Nakapagbigay kayo. Nakambag kayo. Di ba't ikaliligaya ng puso ng bawat isa sa atin? Because God predestined you to help and to be part of His body. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang buhay na mensahe at salita na kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Glory to Jesus. The evangelist is a man that's burning like a fireball. Ito yung mga ipangilista na kung saan
Dala-dala din ang mensahe. Talaga nga, on fire. Right ang mga yan. Misa nakakasakit, nakakasagasa. Right? Misa nakakapilay. But that is the message. Nakadala-dala. It's a fireball. Pero kung ikaw ay napilay ng kaunti, nandiyan naman ang pastor para hinutin. Right? Pero yun ang kailangan natin mga mensahe. Dapat nag-ooperate ito sa bawat iglesia. Ang gawain, right, ng limang kaloob na binigay ng Diyos, which is the five spiritual gifts that predestinated. Ngayon, nagkakaroon ng meeting-meeting lamang ng mga pastors. Nasaan yung mga teachers? Nasaan yung mga evangelist? Nasaan yung mga may kaloob na prophets or apostle or missionary? Nasaan sila? Ito ba'y grupo lamang ng mga pastors? That is wrong! Right? Kung hindi ka pastor, hindi ka kikilalanin. Para bagang naroon lamang sa isang sulok ang mga ebanghelista. Hindi nakikilala. Kilalanin ninyo sila. Kaya nga binigyan tayo ng spirit of discerning to identify them. To recognize them. Right? Kilalanin ang kanilang mga kalob. Dahil sila ay bahagi sa operation. Right? Kung wala sila, paano magkukomplete ang operation? Do you believe that? Glory! Kaya nga sa isang kumpanya, hindi lamang ito mandato ng isang may-ari. Siya kumukuha ng mga human resources. Right? Upang mga laga. Right? Upang mag-maintain sa mga trabahador, mga empleyado. Right? HRD, may kanya-kanyang divisions, ang mga yan. May mga kanya-kanyang gift, may mga kanya-kanyang kaloob na binigay. Right? At naroon din sa kumpanya ang division ng mga accountancy. Right? O ba magkaroon ng inventory sa bawat branches sa kanilang mga negosyo. Right? Kung yung may-ari lamang magpapalala, hindi niya kaya yun. Right? Hindi niya kaya yun. Okay lang sa sari-sari store. Mr. Sari-sari store, pinatawag pa si Mrs. at si Mr. Diba? Mr. tinatawag pa yung anak para tumulong. Hindi rin kayang iisa. Right? Eh paano kung mamamalengke si mama? Right? Sasabi ni mama, tulungan niyo sa mga anak ko, mamamalengke na nga ako. Eh. Tapos, nakasara ito. Kayo naman tumulong. Kailangan ang tulong. Yes. Yung operation ng bawat isa. Para lamang ma-operate ng tama ang buong katawan. I'm speaking now to the entire body of the Lord Jesus Christ. The evangelist is a man that burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and gets out of the again to go somewhere else to preach. He brings the revival amongst churches and preach convicting messages among sinners. Kaya nakatuwa sila tignan, misan naroon sila sa mga palengke nangangaral. Kung saan maraming tao nangangaral. Kita mo hindi lahat ng tao may kaloob na gumawa ng ganon. Right? Bihira lamang ang mayroon ng ganon. Pero kung wala kang kaloob, sino ka? Parang hindi ko kayang ginagawa niya. Kaya nga siya ang ginamit ng ating Panginoon. Dahil meron siyang abilidad. Inilagay ng Diyos ang ability sa kanya. Dahil itinalaga siya upang gumanap at gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Sila yung mga five spiritual gifts. That's predestinated. Itinalaga sila ng Panginoon. Kikilos at gagawa. Magtatrabaho ang mga yan. Kung hindi umagawa, sila ang gagawa. Amen? Hallelujah. Kung yung mag-testify dito sa loob, hindi basta-basta mag-testify, mahirap ang scripted na gumagawa ng testimony, dapat filled ka at talaga napapangunahan ka at dapat magsalita ka ng tama ayon sa sarili mong karanasan na ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng testimony, yun ang magpapakita ng patotoo, which is the outward sign. Right? Papakita ng isang palatandaan na tama ang ipinangungusap, na tama ang ipinatotoo mo. Are you there? So salamat sa Diyos sa lahat ng mga kaloob nito. Amen. At let us pray to the Lord na ang gawain nito ay patuloy na kumilos sa ating Panginoon. Lord willing, this coming next Monday ay pumunta kami, Lord willing, ni Brother Permin sa Mountain Province. Ang nakalagay sa aming itinerary is after here, meron tayong Sunday service yan. Tatayo dito at yung may communion tayo sa next Sunday. And then, Monday morning, diretso kami Mount Data. Tapos Sunday,
nasa Lord willing, nasa sabangan kami at nanggawa. At pagkatapos, Wednesday, punta kami na Lepanto. Then, pumunta kami sa Cervantes. After Cervantes, doon na kami dadaan sa Tagudin. Doon na kami babalik at pabalik roon. Kasi kung babalik pa kami dito, masyado na nga malayo. Just pray for us. Maaaring dalawa kami o magiging tatlo kami. Hindi namin alam po si Rima. Kasama namin. But we need your prayer. Just pray for us na ang mga lugar na ito ay magkaroon tayo ng isang magandang relationship sa isa't isa. At fellowship sa isa't isa. Maraming uhaw. Kailangan natin ito. Kailangan natin ang ministeryo. Let us pray to the Lord. Naudyukan tayo ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon upang gumawa, gumanap ng mga bagay na ito. Huwag natin asahan ang mga taga-outsider ang gagawa nito. Wala silang karapatan. Wala silang kakayanan. Pero ang Diyos ay nagtalaga upang gumanap ng lahat ng mga bagay na ito. Just pray for one another. Pray to the Lord ng lahat ng mga bagay na ito. Kasihan tayo ng Santong Espiritu. So, the evangelist is a special man. Dala-dala niya ang message, ang spirit of revival sa bawat isa. Ang revival, hindi naman kailangan maglundagan, magasigawan, hindi gano'n. Ang revival, yung tunay na nakakaalam, nakakaunawa, nakakasunod, nakakaayos, nakakatayo sa revealed word na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is the perfect revival na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang revival, yung quickening spirit, hindi niya i-quicken yung emotion natin eh. Ang i-quicken niya yung seed na nasa atin. Ang sinabi ng mensahe, in that seed, there's no need to quicken. Bakit i-quicken? Wala namang binhi. Ang i-quicken niya dito, yung binhi na mayroon sa atin. Are there? Can we clap unto the Lord? Glory. Next, Lizzie. Yan, yung pastors. Pero bago ko ibigay yung pastors, gusto ko magbasa ng isang quote mula sa message na warning then judgment about the evangelist. The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and get out of there somewhere. Nabasa ko na yan. LC, he is a special man. So in other words, ang talagang turing, ang kahulugan ng kanyang posisyon at pagkatawag sa isang napaka-special na pagkatawag na ibinigay ng ating Panginoon, dala-dala niya ang isang mainit na pangangaral. Right? It's like a fireball. Nagbibigay ng revival through the word and through the message of the hour. Amen. So, we need to pray for them. Let us support them in our prayer. At kung ano man ang pwede natin may tulong sa kanila, ay gagawin natin. Another, the pastor. Glory to Jesus. The pastor. The pastor is the burden bearer. He's the ox of the team. Kapag sinabing burden bearer, ang pastor, ito yung nagdadala ng bigat sa iglesia. Right? Hindi pabigat ang pastor sa iglesia. Naku, kayo ibig ko sabihin dito, a pastor is a burden bearer. He's an ox of the team. Kumbaga, talagang siyang papasan. No wonder, talagang ang pastor, purong-puro yan ng mga problema. Problema ng buong iglesia, papasanin niya yan. Right? Ang isang pastor, right, hindi magkakabig magtulak. Sa isang member ng church na kanyang pinangangaralan. Right? Ang isang pastor hindi one-sided. Kinakailangan niya pakinggan both sides. Ang trabaho niya rito, he is also na meron siyang spirit of an apostle to set in order. Right? Upang ayusin ang problema ng bawat miyembro. Napakahirap ang trabaho ng pastor. Alam ba ninyo, ang pastor lagi umiyak yan, hindi nyo alam. Hindi kailangan ipakita sa inyo ang iyak. Right? Ang bigat. Hindi kailangan ipakita sa inyo. Minsan nakikita yung pastor masaya. Minsan nakikita parang walang problema. Pero ang totoo ang pastor, punong-puno ng problema. Mabigat ang kanyang dala-dala. Minsan hindi lang church ang kanyang problema, maging pamilya. Right?
buhay. Maging kaibigan. Kapwa churches. Nagkakaroon ng problema. Napakahirap. Kaya kung ikaw isang tao pa lang, at kunin mo ang pagiging likas sa tao na mahina, manghihina ka. Right? But because you are predestinated. Those, the five spiritual gifts, they are predestinated. Gagawin nila ang kanilang trabaho ayon sa pagtatalaga ng Diyos sa kanila. At gaganap at kikilos sila dahil doon sila nakatalaga. Yung magkukunwaring pastor dito, madaling malaglag. Madaling magigibway. Yung mga pastor na tatay dito, mga materialistic, right? Kapag nakita nila ang isang lugar, walang potensyal para sa kanilang kinabukasan, hindi nila pagpapasturan. Kahit saan man sila pumaroon, kahit hindi lang sa isang lugar, if they are predestinated. One of the five spiritual gift that predestinated, hindi sila mananatili. Bakit? Hindi naman sila itinalaga eh. Ang itinalaga lamang, yung mga five spiritual gifts that predestinated. Sila lamang ang gaganap, sila lamang ang tatayo, sila lamang ang gagawa sa kanilang tungkulin ayon sa pagtatalaga na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Amen? So kayo rin, ako, tayo, ang makakilala sa bawat isa. So, yung bigat, yung problema, laging pasan-pasan yan. Laging pasan-pasan. Kaya ang pastor, hindi hinto yan ng mananalangin. Habang may problema yan, hindi hinto na nag-i-study yan. Tuloy-tuloy yan. Habang naghahanda ng mensahe yan, hindi hinto. Naluluhod sa Diyos yan. At pagkatapos yung gawin, hindi humihintong-miyak yan. Ang inaantay lamang namin, minsan isang araw, God will wipe away the tears that coming out in our eyes. Na minsan isang araw, wala nang luha pagtutulong sa aming mga mata. Right? Dahil papahiran na ng ating Panginoon. Lahat ng burden. Sabi ng awit, cast your burden unto Jesus. Hindi ko nalang yung kasunod. Basta cast your burden lang. Right? Ibigay mo lahat, ang lahat ng nagbigate sa ating Panginoon. Ibigay mo lamang. Doon lamang kami nagkakaroon ng saya. Kapag ibinigay na namin sa Lord, hindi namin kailangan ibigay sa inyo. Lahat ng problema bawat isa, problema ng bawat isa, hindi namin pwedeng i-open sa inyo ang isa-isa. Right? Dalawa lang mga pastor ng mga chismoso. Right? Baka sabihin niyo, bakit ginanon mo pa pastor sa ano, sa cellphone. Talagang sinadya po yun para makita ng mga pastor ng mga madadaldal. They're not cool! Right? Kailangan ng pastor mangusap ayon lamang sa tama, ayon lamang sa mensahe, ayon lamang sa salita na binigyan ng Diyos sa bawat isa. Walang pastor na maninira sa kapwa niya pastor. Meron niyang pastor, gusto niyang pagkaisahin ang mga may problemang pastor. Sabi ng pastor, gabi ko. Ayaw niya. Anong klaseng pastor ka? Right? Anong klaseng pastor ka? You are not a pastor. Kapag ganun ang attitude na mayroon. So ikaw na mayroon discerning spirit, we need to discern. Being a bride, being a believer. Kinakailangan umiiral sa atin ang mind of Christ. Right? Kapag alam ninyo at kilala ninyo yung mga pastor na gano'n, huwag din ninyo silang babalikan. Right? Huwag yung babalikan, hindi kayo lalago dyan. Right? Hindi kayo lalago dyan. Lalago kayo sa tamang pastor na itinalaga ng Diyos. May mga pastor na nabubuhay na walang kabana lang. Bakit may sasalang-alang ang pamilya ko sa isang church, isang pastor na wala namang holiness? Right? Hindi magiging masaya. Right? Sa halip ang pamilya ko, talagang may influensya ang ba doon sa church na yun na hindi pinamumuhay ang holiness. Right? Nakakaya sa mga pastor. Lalabas. Sa kalsada. Sa labas ng bahay. Sa labas ng church. Nakasandot. Nakasyort. Simon yung pastor. You're not a pastor if you're not living holy. Binabanatan ko ngayon ito dahil ang ating topic ngayon is about the five spiritual gifts that predestinated. Sana nakakasunod tayo ngayon. Right? Hindi ito isang bakbakan dito. But we need to tell. We need to teach this. Right? In
Hindi lahat nakukuha sa galing ng pangangaral, sa galit ng paghihimay-himay, sa galing ng pagtuturo. Hindi nakukuha yan. This is all about vindication and anointing na naroon sa mensaheng. Sinabi ng mensahe, yes, naroon ang kagalingan sa pagtuturo, naroon ang kagalingan sa pangangaral, naroon ang paghihimay sa kanilang mga ginagawa, but the power is not there. Right? The anointing is not there. Aalin mo, ang isang galing kung walang power at anointing. Right? Ang kailangan natin is the power and anointing. Amen? Kung paano kumilos at ang bindikasyon ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Glory! Glory to Jesus. Well, two, the full and complete authority of the church is the pastor. That's the order of the Bible. There's no one above the elder. The elder is the man. Bishop is the office. Dito tinutukoy niya dito ipatungkol sa elder at bishop pa yung office. Kasi pagiging elder, ito ayon lamang sa iyong karanasan kung gaano ka nakatagal sa pananampalataya. This is about, all about the elder. Hindi ito yung position, hindi ito yung office. Right? Sa fivefold ministry, wala akong nakitang elder. Though, ang fivefold ministry, ituturin ng mga elders. Right? Dahil sila yung mga, may mga karanasan, may mga experience na sa paglilingkod sa Diyos. They are elders. Pero yung mas mataas upang tingilain na isang elder, right? Hindi dapat. Because the pastor is an elder too. Right? Do you believe that? Kasi ang salitang elder, ayon lamang sa basit karanasan kung gaano ka nakatagal sa pananampalataya, sa paglilingkod, kikilalanin ka isang matanda na sa pananampalataya, isang matanda sa iglesia. So, nirerespeto ang tagal at karanasan at sa paglilingkod, ayon sa tagal ng kanyang paglilingkod. Pero iba yung office eh. Yung definition ng office, yung kahulugan, yung calling na mayroon sa kanya, yung dapat ang kilalanin. Right? No, hindi ko naman sinasabi kung ninyong kilalanin ng mga elder dito. May mga elder dito. Brother Roger is isang elder to. Brother Rome is an elder to. Brother Murphy is an elder. Brother Brian is an elder. Si Joshua is an elder. Right? Are you there? Amen. And I'm your pastor. I'm an elder too. Nga lamang, sa mga elders na to, ako yung mas matanda. Nagkataon na akong pastor sa church na to. Mas matanda ako sa kanila. So, kikilala nila ako, hindi sa pamagitan ng edad, Brother Roger. Kikilala nila ako sa pagkatawag at sa aking opisina bilang pastor, bilang isang ama sa pananampalataya, isang matanda para sa kanila sa pananampalataya, yun ang kanilang kikilalanin. Did you get me now? Yes. Oh, hallelujah. Baka may makarinig, makabasa nito ay susugurin ako ng komento. I don't care. I'm not afraid. Because I know whom I have believed. Alam ko kung ano yung pinanaral ko. Alam ko kung ano yung tinuro ko. Pero kung ako'y nagbanggit ng pangalan ninyo, mali ako. Right? Kasi minsan isang araw, mag-isa kamalian nila, kamalian mo, ay baguhin ka ng Diyos. Pwede mabago ang mga bagay na yun. Right? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkukulang. Right? Pero hindi ibig sabihin, pagbasihan natin, ang ating paglilingkod at pananampalataya sa pagkukulang, ang tingin na lang natin lagi sa pagkukulang at kamalian, kailan pa tayo lalago? Kailan pa tayo mag-move on? Right? Right? Kung lagi mali ang tinitignan natin. Kamalian ng isa, kamalian ng mga bagay-bagay, kung sino may kamalian, lahat tayo kakamali. Right? Sabi nga ng awit, kung may pagkakamali tayo, take your burden, Lord, cast your burden unto Jesus and He cares for me. That's good. And He cares for me. Cast your burden unto Jesus. Right? It's a good song. It's a great song. Sa bawat isa atin, binigyan ng ating Panginoon. The full and complete authority of the church is the pastor. That's the order of the Bible. There's no one above the elder. The elder is the man. Bishop is the office of the man. Pag sinabing bishop, a minister, a pastor. Amen? Yan ang ibig sabihin ng salitang bishop. Bishop means minister. A pastor. Hindi ibig sabihin ko mga bishop, ikaw ng mataas, ikaw ng pinuno. Ito'y pumapatungkol sa mga ministro. Ministro ng Diyos. Next.
Sige, I quote, Pastor, dito sa warning then judgment, bago ko basahin yung susunod na slide. In the church, dito sa message na warning then judgment, in the church, there is the pastor, and that pastor is special person, is built to her, siguro tatapusin ko na lang dito sa pastor, susunod, next Sunday, ay ang kasunod na lang dito. He's built to where he can put up with fusses of the people. He is a burden bearer. He's the ox of the team. He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else and sit down with them, two families, and take neither side and reason it out and bring it right back into sweetness. He's a pastor. He knows how to take care of things, right? So kung ang pastor, wag nawasan ang makusahan, kung muna, para bagang walang pinapanigan, para hindi kami pinapakinggan, no, hindi ganun ang trabaho ng pastor. Both side, inaalam niya ang problema. Both side, inaalam niya ang mga problema. At kapag alam niya ang mga problema niyaan, at kung kinakailangan reset ang lahat ng mga problema ito, at pag-aaralan niya, at pagkatapos iluluhod niya sa ating Panginoon, hihingin niya ang guidance, right? At pagkatapos siya ay tatayo, bilang tagapamagitan, right? Because he's a burden bearer. Kapag hindi niya gagawin yun, hindi magkakaroon ng solusyon, right? Kapag ginawa niya yun, at nakita medyo mabigat, hayaan muna, pagdating ng panahon, at ihingi muli sa Panginoon, Lord, in your time, lead us, and protect us, and be with us. Pangunahan niyo kami, ikaw ang magtrabaho. Huwag niyo agad isipin sa isang pastor na hindi nagtatrabaho, hindi gumagawa. Hindi niyo alam ang burden ng isang pastor na kanyang daladalahin. Napakahirap ang magdala ng bigat. Napakabigat po. Then wala siyang pwedeng kabig itulak, lalo na kapag kongregasyon na ang pinag-uusapan at problema ng kongregasyon. Napakahirap. Right? Napakahirap ang trabaho ng isang pastor. Kinakailangan magkaroon ka ng spirit of a burden bearer upang makayanan mo ang lahat ng mga bagay na to. Kung wala yan, if you are not predestinated to be a pastor, you are not called as a pastor. Right? Continue. Sa message na Hebrews, sa series, but the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not Bible order, that's exactly right. There's no above the elder, matanda. Ang pinatutukal dito is the pastor. Ito, nagkakaroon ng controversy about the highest calling and the highest order. Tama, pagdating sa five spiritual gifts na tinawag ng ating Panginoon, ini-address doon sa apostle na meron siyang highest calling bilang isang apostle. Pero hindi ibig sabihin kung highest calling ay lalagpasan niya ang highest order. Iba yung highest order sa highest calling. Ang highest order, naroon naman sa pastor. So kinakailangan ang apostle o yung missionary, meron siyang pastor. Right? Meron siyang kinikilalang pastor. Even the evangelist, kinakailangan meron siyang pastor. Even the teachers, kinakailangan meron siyang pastor. So, kaya yung highest order, naroon sa pastor. Amen? Ibinibigay. Pero yung pastor, under the influence of the Holy Spirit, not the influence of a one-man rule. Did you get me now? But the influence of the Holy Spirit, alam niya ang kanyang gagawin. Alam niya kung anong trabaho niya. Alam niya kung anong tungkulin niya. Hindi siya minamandato ng sino man. Right? Hindi siya pinangungunahan ng sino mang tao. Siya pinangungunahan ng Espiritu Santo. Kaya nga maraming beses ko sinasabi sa inyo, ang dami nagtatrabaho ngayon, gumaganap bilang isang pastor, 10 taon, nalagpas pa na 10 taon. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ano ang calling nila. Bakit? Kasi under observation pa daw sila. And that's wrong. Walang ganyan. Sinabi ba ng Biblia na kailangan 10 years after that, after a more years, under observation ka? No way. Sinabi ng Biblia, make your calling and election sure. Dapat mong alamin, dapat nating makita ang lahat ng mga bagay na yun. Pero yung mga marami, mga nagpapasilong sa silong ng pamamahala ng tao, so yung mandato ng tao sa kanila, hindi nila alam kung ano yung calling nila. So yung takot nila.
kapag sila ya sumagot at kapag sila nang na, nakikipagkatwiran, sasabihan ka na nilang rebelde. That is not a rebellious spirit. Right? Amen. Kinakailangan tumayo tayo ng tama. Alam natin ang tama. Alam natin ang ating pinangahawakan. Are you there? Amen. So salamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay nito na kanyang ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Bago ko basahin yan, ikot ko ang mga quotes na ito dahil medyo umahabang oras. Nasa pastor pa lamang tayo. Di pa natin tapos yung teacher, no? So susunod na yun. Now the truth, dito sa message na Pergamian Church Age. Now the truth of the matter is the word elder signifies who the person is. Ito yung binabanggit natin kanina. Now the truth of the matter is the word elder signifies who the person is, while the word bishop signifies the office of the same man. Right? The elder is the man. The bishop is the office of the man. So sana nakuha natin kagad, ano? See? So yung elder, pinatutukan dito yung tao. So kung meron siyang katawagan, kung meron siyang kulit, meron siyang kaloob, see? Kung tatawagin siyang pastor or bishop or minister, yun ang kanyang kaloob na binigyan ng ating Panginoon. At yun ang kanyang opisina na dapat makita ng whole body, ng definition ng kanilang opisina o kanilang tungkulin ay umiiral. Nang tama, ayon sa order ng ating Panginoon. Ano diyan? The elder is the man, bishop is the office of the man. Elder always has and always will refer simply to a man's chronological age in the Lord. He is an elder, not because he is elected or ordained, etc., but because he is older, matanda. He is more seasoned, trained, not a novice, reliable, because of experience and long-standing proof of his Christian experience. Another, dito sa message na church order. And it's very easy then for the pastor to find the Spirit of God, which is already in the meeting on the Word of God. As he reads and starts preaching, the pastor then preaches anything that the Holy Spirit would put on his heart, whether he wishes to do, is standing there, but the congregation is to only. They can rejoice as he is preaching, of course, or say amen when the word comes forth, but as far as getting up in giving a messages in tongues and interpretations, while the Holy Spirit is working through the pastor, the scripture condemns that and said, the spirit of the prophet is subject to the prophet. The pastor then must call this individual down and ask them to be reverent and to keep their place. The pastor must be a man that has got a very humble way about him, but not too humble. But what he could be like the Lord Jesus Christ when he's in wrong going on in the church. Sabi ng mensahe, kinakailangan pastor, kinakailangan meron sa mapagpakababang espiritu, pero hindi sa sobrang pagpapakababa. Meron din siyang karapatang magalit. Pero pag magalit, hindi nagbabalibag sa inyo ng libro. Right? Hindi ko babalibag sa inyo mga libro na ito. No way. Hindi tama yun. Pagkakasala yun. Galit na nahulog sa pagkakasala. Did you get me now? Hallelujah! Sabi si pastor, nagbubugbuga. Binubugbug ko ang demonyo rito. Hindi yung sino man. Kasi laging pinupuntirian ng demonyo dito mga body ni Christ. Sabi na ba lang kasulatan, impossible the very elect? They shall be deceived. Right? But it's impossible for us to be deceived. Right? If we are already sealed. Hallelujah. Amen? Thank you, hallelujah. That is the great thing to us, that you are already sealed. Mm-hmm. Hindi nakita ng devil yun. Yes. Amen? Ano yung sinyo sa atin? The Holy Spirit. Yeah. Kaya sinabi ng banal na kasulatan na ating binasa sa teksto natin, greet not the Holy Spirit until the day of redemption. Oh, glory. The spirit of the prophet is subject to the prophet. Nabasa ko na to. The elder is the highest thing in the apostolic church. Outside of the Holy Spirit brings his message straight to the elder, and the elder gives it to the people. So, dito natin makikita ngayon yung qualification of a pastor ay dapat nakikita dito. Bago tayo mag-close, basahin ko ang sinabi niya rito. At
Basahin ko muna sa Book of Timothy bago kukunin itong oh yeah, tama, siya yan. It is a pastoral qualification. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Oh. This is a true saying. If a man desired the office of a bishop, a good work. He is desired a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given wine, nor striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. If a man know not how to rule his own house, how shall he take the care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Dito sa quote, naging binasa dito, na naisulat, at maging dito sa Book of Timothy, kinakailangan dito sa dami niya. Moreover, he must have a good report. He must have a good report to them which are without lest he fall into reproach and the snare of the devil. Kinakailangan meron din siyang isang magandang report. Ano yung good report? Ang isang ministro o isang pastor, kapag pumunta sa bawat churches sa kanyang pinupuntahan, kinakailangan meron siyang good report. Ang pangalan niya kapag siya mapunta roon, laging sasabihin, binisita kaming ganito, ang ganda, ang sarap, ang ganda na nga, ng move ng Banal Espiritu sa pamagitan ng pangangaral. Pero kung ang bad report ay ang ganito, ginugulo kami, hinahati-hati kami, lahat ng churches na pupuntan mo, kung laging ganun ang kanyang ginagawa, that is not a good report. That is a bad report. And that is not a qualification of a pastor. Kinakailangan ng pastor, lagi siyang may good report. Right? Kung pupunta siya sa churches, hindi siya nagbe-basis ng division. Hindi siya nagahati, hindi siya nanggugulo, hindi hinahati-hati ang bawat churches, kundi inaayos ang iglesia. At saan man siya makarating, lagi ang pangalan niya, kapag na-involve, laging may good report. Pero kapag marinig mo kahit saan ka pumunta sa bawat iglesia, marinig mo ang kanyang pangalan, laging bad report, that is wrong. Right? Isa yan sa mga kwalifikasyon na dapat makita. Pero hindi natin nila nakikita ito eh. Right? Pero dapat dating makita ito. Right? Dahil kayo rin ang makakarinig ng mensahe nila. Mensahe namin. Pagtuturo namin. Kayo. Right? Ang titingin. Kayo ang magsasalansan din yan. Kung tama ba kami pinapangaral o hindi. Are you there? So kinakailangan ito mga kwalifikasyon bilang isang ministro, bilang isang bishop, bilang isang pastor, nasa kanya ang mga kwalifikasyon ito. Maaari sabihin nyo, bakit si pastor kanya mga anak hindi na nakikinig sa kanya mga pangarap? Sabi ko nga sa inyo, kapag wala na akong anak na nakikinig at sumusunod sa aking pagpapastor, wala kahit na isa, bababa ako sa aking opisina as pastor. You mark my word. Tandaan niyo, markahan niyo ang salita ko ito. Kapag nakita na ninyo ang aking mga anak hindi na sumusunod at hindi na nagpapasakop sa aking pagtuturo at pangangaral, bababa ako sa ministeryo. Sabi ng Banal na Kasulatan, isa sa mga kwalifikasyon namin, bakit kami mangangalaga ng iglesia samantalang ang aming pamilya hindi namin maalagaan? Pero kung meron mang lumitaw ng mga anak na mga matitigas ang ulo at nasa tamang edad, labas na sa'yo. They're already out of your leadership. Sumunod sila sa kanilang mga choices. Ginawa mo ang lahat ng mga bagay na gagawin nila at hindi sila sumunod, that's up to them. Right? Ang malaga, ang isang mangangaral, ang isang pastor, ang isang ministro, nangaral, nagturo. Ibinigay niya ang tamang pagtuturo at pangangaral. Right? Kapag pinakinggan nila o hindi, nasa kanila yan. Pero hanggat sila
ay nasa silo ng aking pangangalaga, kinakailangan nila magpasako. Kinakailangan nilang sumunod. Pero pagdating ng panahon na kapag siya rin nasa tamang edad, right? Bisa isang araw, i-break natin ang mensahe ng the prodigal son. Right? Nakapaloob ang mga mensahe ito. Ang prodigal son nasa tamang edad. Pinahintulutan ng ama. May choice ang anak. Pero dumating ang panahon na kung saan ang anak, dahil siya naturuan ng pangaralan, lumayo siya sa kanyang magulang. At nung nakita niya ang kanyang mga walk na hindi tama, ang kanyang desisyon ng kanyang pamumuhay ay wala na. At na-realize niya na siya kumakain na ng mga pagkain ng mga baboy. Mga baboy saan? Mga pagkain, mga denominasyon, mga organisasyon, right? Hindi na niya maatin. Iba ang kanyang kinakain. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Ang kanyang ama, nag-aantay ng kanyang pagbabalik dahil alam niya, anak niya yon at hindi niya pwede itakwil. Right? Anak niya yon, pwede niyang pangalagaan. Pwede niyang tanggapin. At muli pagdidiwang ang kanyang panunumbalik. Iyaan din ang kaisipan natin parang kapag tayo'y napalayo, kapag tayo'y nanlamig, kapag tayo'y nag-backslide, kapag tayo'y nanumbalik, ikinalulugod ng Diyos sa iyong panunumbalik. Hindi yung ginawa mong mali, kundi yung panunumbalik mo ay kinagagala ng Diyos sa bawat isa sa atin. So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. Puputulin ko ang ating series ngayon, Lord willing, sa susunod na pagkakataon ay babanggitin muli natin ang mga pagkakataon ito. Tutuloy natin, meron pa tayong dalawang bahagi hanggang part 5 po tayo. So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng kanyang pagpapala. Pwede ba palakpakan natin? Dapat tinatawag ko yung tatlong magkakapatid po bawat kanina, please. Bago tayo magsara ng ating gawain, awitin ang kanilang inawit kanina. Glory to Jesus. Praise the Lord. I am predestinated by
Lord, for your word. Thank you, Lord, sa mga awiting ito na nagbibigay ng reflection, Lord, sa bawat buhay naming pananampalatay. Salamat po, Diyos. As we bow our heads now, I would like to ask Father Romy to lead us now in prayer. Hallelujah.